upang madagdagan pa ang nag-uumapaw na pagpapahalaga sa ating mga bayaning Pilipino, ikinalulugod at ikinararangal kong ipakilala ang isang kilalang profesor. Nagtuturo ng kasaysayan sa De La Salle University at Broadcast Communication sa University of the Philippines. Siya rin ang PRO ng Philippine Historical Association. Nagtapos ng kanyang BA at MA kasaysayan at kasalukuyang nagtatapos ng kanyang PhD sa Antropolohiya sa UP Diliman. Kasamang nagsulat sa aklat na Bonifacio ang unang pangulo at ng Bayani Biographies, naging orihinal na panelista ng The Bottom Line with Boy Abunda sa ABS-CBN at consultant ng History with the Lord sa TV5 at ng mga teleseryeng Katipunan at Ilustrado sa GMA7. Lumikha ng Showtime television segment na ngayon ay isang column sa Abante tuwing Linggo. Siya rin ay nagsusulat ng column sa The Manila Times tuwing Sabado. Siya ang isa sa pinaka-aktibong public historian sa telebisyon sa bansa upang ihatid sa atin ang paksa ukol sa konsepto ng bayaning Pilipino. Walang iba kung hindi si Professor Michael Charleston Xiao Chua. Makasaysayang hapon po sa ating lahat. Mga kaibigan, marami pong salamat na narito kayo ngayong hapon na ito sa mga kasama kong guro na nasa Department of Education, sa lahat ng opisyal nito, Secretary Liling Briones, Usec Umali, kay Romy Parayno, sa mga kasama natin sa DepEd Manila. Mabuhay kayo. Salamat. Hi, Sir Tony. Nakasampu na tayo na webinar. Yes. Hindi ko alam kung nagsasawa na ang mga guro sa akin. Baka magkaroon tayo ng ibang format kasi nagsalita tayo noon unang-una sa Bonifacio Day. So, kaya yung Bonifacio, so, kailangan medyo baguhin natin. Baguhin natin, yes. Oo. Salamat po, Sir Tony, sa inyong efforts. Ngayon, ako po ay magkakaroon ng presentasyon. Saglit lamang. Ito. Ngayong araw, National Heroes Day. National Heroes Day. May katanungan ako dyan . Ano ba ang opisyal na salin yan sa Filipino? Diba? National Heroes Day. Pambansang araw ng mga bayani o yung tinatawag na National Day of Heroes o National Heroes Day, araw ng mga pambansang bayani. Magkaiba yun . Diba? So, vague actually. Pero siguro, baka mas maganda kung pambansang araw ng mga bayani para lahat kasama, pati yung local heroes, hindi lang yung national. So, maraming paraan para pag-usapan ng paksang ito. Nung ako ay nakatasan muli ni na Usec Tony, ni na Sir Romy, nag-isip ako, paano ko ba tatalakayin ito na hindi ako parang naglilitanya ng mga ginawa ng mga bayani. So, ang naisip ko na atake ay i-define natin. Base sa kulturang Pilipino, ano ba ang tingin natin sa kung ano ang bayani? At babalik ako dun sa Bagani. Diba? Babalik ako dun sa Bagani, yung konsepto ng Bagani na natutuhan ko nung ako ay kolehiyo. So muli, maraming salamat sa Department of Education, Kagawaran ng Edukasyon, sa National Historical Commission of the Philippines, sa iba pa nating mga partners, at sa DepEd Manila. Please subscribe to my YouTube channel, Xiao Chua. Please subscribe to my Facebook accounts and social media accounts. And sa mga guro, ako po ay nabubuhay para sa mga guro. Yun. Araw-araw ang akin pong ginagawa ay ano ba ang pwede kong ibigay sa mga kaguro ko. So, yung website ko po, xiaochua.net, bakanishiao.wordpress.com, baka makatulong po sa mga babasahin at iba pa. Alam natin na kasama natin ngayon ang National Historical Commission of the Philippines, Chairman Rene Escalante, si Ma'am Gina Batuhan,
Maraming salamat. History month tayo ngayon. History month. Oh, alam natin buwan ng wika rin, pero buwan din ng kasaysayan. At ang atin pong tema sa buwan ng kasaysayan ngayong taon na ito, 2021, ay celebrating hashtag victory and humanity. So kung ganyan ang tema natin, bumabalik tayo sa panahon ng 500 years ng ating mga ninuno. Diba? So, yun ang ano natin, yun ang binabalikan natin. Ngayon din po ay taon. 2021 is the year of our pre-colonial ancestors. Taon ng mga ninuno natin bago dumating ang mga Espanyol. So, mga kaibigan, no, mahalagang sa konteksto natin yung ating pag-uusap dyan sa mga bagay na yan. So, alam natin na taon pa rin ngayon ng quincentenario o 500 years of the victory at Mactan and other related events. Ang tema po natin, kaya celebrating hashtag victory and humanity, sapagkat yan po ang tema ng 500 years commemoration. Punta natin yung humanity. No, kasi kung babalikan natin yung konsepto ng mga ninuno natin, balikan natin yung ginawa nila, no? And sa quincentennial, ginugunita natin yung kanilang pakikipagkapwa-tao. Tandaan natin, mahalagang konsepto sa Pilipino yung kapwa. At ito ay walang katumbas sa Ingles, ang salitang ito. Maaari mo nang itumbas ang isang phrase, seeing the self in the other. Kung paano nakikita ko ang sarili ko sa ibang tao. Tulad nung sinabi ni Emilio Jacinto, kung ang ayaw mong gawin sa asawa, anak at kapatid mo, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. So, mga kaibigan, yun ang isa sa mga core value ng mga Pilipino o yung kanilang batayang katangian. At pinakita natin ito noong 1521 sa mga nagugutom na crew ni Magellan, no, nakipagkapwa-tao tayo, no, nung sila'y nagugutom, pinakain natin sila. Binigyan natin sila ng kalinga. No? So nangangailangan sila noon, binigyan natin ng kalinga. Yan ang pakikipagkapwa-tao. No? At ganyan din ang pinakita natin, di ba? Bilang isang bansa sa mga Hudyo, noong 1930s, noong 1950s sa mga White Russians, kinalinga din natin sila. At syempre doon sa mga boat people noong panahon ng Vietnam War. Binabanggit ko to kasi marami na namang nangangailangan ngayon ng kalinga dahil sa nangyari ka sa Afghanistan. Napapanahon ang ganitong mensahe. No? Subalit, syempre, lalo na ngayon dahil kailangan nakikipagkapwa-tao tayo sa panahon ng pandemya. Okay. Mahalagang sabihin yan kasi yung mga bagani natin, no? Yung mga diniscribe ni na Magellan na nakipagkapwa-tao sa kanila, sila'y mga pintado. No? Ang pintado, yun ang tinawag ng mga Espanyol sa mga warriors natin kasi tatuan. Yung mga warriors natin, kapag sila po ay nananalo sa labanan o may napapatay na kalaban, sila po'y binibigyan ng tatu. Kaya ang tawag po sa kanila ay, dahil ang tawag sa tatu natin ay batek o fatek. Fatek. No? Ang mga magagaling na warriors ay tinatawag na batikan. So, yun ang isang kailangang makita dito. And of course, nung ang mga Espanyol na ay nakialam sa atin, pagka yung dayuhan nakialam sa atin, ay pinakita nila lapu-lapu na yung pintado, yung bagani, mula sa pakikipagkapwa-tao, nagiging magiting. Oh, dahil sa pakikialam sa ating sistema ng pamumuhay, pinatay ni Lapu-Lapu si Magellan. Oh, isang bagani. Oh, yun yung warrior. Yun po yung bagani. Oh, yan ang bagani. Kaya siya, ano, kaya dyan tayo babalik. Yung warrior ng mga ninuno natin. Oh, bagani. Okay. Ano ba yung bagani? Magkaugnay sila actually ng salitang Tagalog na bayani. No? Ayon kay Otto Dempulf, no? Ang Austronesianong salitang bagani, Austronesian ito po yung luma nating wika bago naghiwa-hiwalay yung mga wika natin, ay nangangahulugang kawalang takot. So fearless. Fearless. No? At may kinalaman ito sa Tagalog na bayani, malayong berani, Malay bahasa. At Javanese na wani. Wani. Pakinggan natin itong wani.
Ano yung wani? Ang wani ay isang Javanese word na may kinalaman sa pagtulong, sa kakayahan, kahusayan, at sa pagsasaayos ng kabuuan o alinmang gawain. Tandaan nyo mga kaibigan, Bagani yung warrior, kaugnay siya ng salitang bayani, nagmula ito sa salitang wani. So pagtuglong-tuglungin mo yan, no? Pagdugtong-dugtongin mo. Diba? Bagani, warrior, tapos yung kabayanihan, at yung wani. Ang wani ay tumutulong, may kahusayan, nang may kahusayan, at nagsasaayos. Okay? Isipin nyo yan, ha? Isipin nyo yan, yung kahulugan ng salitang yan. Dahil pagka nakita mo yan, maiintindihan mo, kaya pala yung wani. Yan ang itinatawag natin sa kawani ng pamahalaan. Kayong mga DepEd teachers, kayong mga government employees, tinatawag kayong kawani. Diba ang tawag natin sa bureau, kawanihan. Kawani kayo kasi kayo yung tumutulong at nagmamalasakit tungo sa pagsasaayos. At yan ay may kinalaman, yan ang pinagmulan na salitang bayani, yung wani na yan. So, again, kung doon mo titignan, ang pagtulong, pagmamalasakit, ito'y kabayanihan. At ganun din yung ginagawa ng mga warrior, di ba? Na pinagtatanggol yung kaginhawaan ng bayan. May kinalaman sa tungkulin ng bayaning magsaayos ng kalagayang bayan o ng grupong kanyang kinabibilangan. Tumulong sa kapwa, lalo na laban sa panganib upang protektahan ang bayan at kapwa. No, yan ang sinabi sa paglalagom ng mga pag-aaral ni Dr. Seus A. Salazar tungkol sa konseptong bayani sa buong Pilipinas. So, si Nicole Revel, isang Pranses, kung di ako nagkakamali, nag-aral din ng mga konsepto ng kabayanihan sa ating mga etnolinguistikong grupo at nakita niya na meron ding bayani na nag-iisip intelektual sa isang grupo ng tao na tumutulong sa bayan. So, punta natin ngayon yung mga manobo. Yung kanilang warrior ay tinatawag na bahani. No, nababasahin ko na lamang, it is the genteel and harsh knight of the village whose job is to right wrongs or perform revenge on account of another party after the performance of a ritual act. He may perform his duties either alone or with select companions under his command and responsibility. He does not serve, however, under any particular official nor villager. His services are available to any citizen, lowly or high, poor or rich, bloodkin or not. He cannot refuse to perform his office if approached. So ayan, maliwanag po mga kaibigan, no? Na itong bahani, no? Ay talagang selfless. Selfless, hindi siya naglilingkod sa kahit na sinong particular na tao. Ang kanyang serbisyo ay para sa lahat. At kailangan ito ay makatuwiran. Kung re-resbakan niya ang isang manloloko, ito ay dapat makatuwiran. O mayroong ritual na ginagawa. Okay? So, ibig sabihin, ang aksyon ng isang bahani o bagani ay nasa tama. Tama, no? So, tandaan natin na karamihan sa atin tumitingin sa kabayanihan sa konseptong kanluranin dahil tayo ay naging kolonya ng Espanya at Amerika. At ang tingin ng Europa at Amerika sa kabayanihan ay yung heroismo o hero. Sinabi rin yan ni Seus Salazar at in a way, tinalakay din ni Jaime Veneracion na yung hero mula sa mitolohiyang Griego, no, ay isang demigod o offspring ng isang mortal at ng isang Diyos. No? Defender, guardian, protector. Mga kaibigan, pero siya, pareho halos ng bayani. Pero demigod ang hero. Ibig sabihin, kaya siguro ang tingin natin sa bayani, dapat sobrang lakas, extraordinaryong lakas. O extraordinaryong tapang, o extraordinaryong talino. No? Now, nilaliman pa ni Seus Salazar yung pagkakaiba ng eroe o hero at ng bayani. Bakit?
pinakabuod ng lahat ng pagkakaibang ito ay makakatas sa individualismo at preokupasyon ng eroe sa sariling persona kung iahambing sa bayani na nakapaloob sa kanyang sariling grupo at nakatuon lamang at tangi sa pagpapaibayo ng interes ng grupo. So, yung eroe, para siyang angat sa lahat. Angat siya sa lahat. Pero ang bayani naman ay batay sa ugaling bayan kung saan mas pinahahalagahan ng pagpapakita ng kababaang loob at ang pagiging katulad lamang ng ibang kasama. So, in a sense, yung mga Western definition ng hero, dito sila nagkakaiba sa bayani. Ang bayani ay kasama ng bayan. Bagamat siya ay maaaring angat, pero sumasama sa bayan at mababa ang kanyang kalooban. So, si ito, debate itong sasabihin ko sa inyo, no? Kasi minsan, kahit kami ni Dr. Salazar, minsan may mga diskusyon din kami. Dahil, of course, alam natin na sa Europa, yung mga eroe ay ang katulad ni Napoleon Bonaparte. Pero sinasabi rin ni Salazar na maaari kung kahit tignan nyo sa larawan, ano, parang ginagaya nila. No? Yung mga propagandista o ilustrado daw ay mga eroe. Dahil parang alam nilang gumagawa sila ng kadakilaan. At makikita yan sa kanilang asta. Kahit yung mga general ng revolusyon, nagpapalitrato pa ng ganyan. Hindi ho ba? So, parang in a way, eroe sila. At yung sinasabi ni Seyo Salazar ng mga bayani, yan yung mga katulad ni Bonifacio na sumama sa laban ng bayan. No? Sumama sila doon sa mga nakapaa. Sumama sila doon sa mga ordinaryong bayani. No? Ng katipunan, ng revolusyon, ng digmaan, ng mga digmaan. Wala silang monumento, wala silang persona sa kasaysayan natin. Hindi natin sila binabanggit. Pero sila ay bayani. Dahil sila ay nagbigay ng serbisyo sa bayan nang walang hinihinging kapalit. Mga nakibaka para sa kalayaan at demokrasya. Diba? Tulad ng mga bagani natin, parang ganun din yung ginawa ni si Sajid Bulig. Diba? Yung bata na nagligtas ng maraming buhay dun sa paglubog ng pagoda sa Wawa noong 1993. No? Gayon din yung mga tumutulong sa mga may sakuna. O nasa kuna, I mean, biktima ng sakuna. O mga bayani yan, hindi naman sila binibigyan ng medalya, hindi sila binibigyan ng 1 milyon o 10 milyon. Diba? At si Muelma Magallanes, noong panahon ng Undoy, 30 ang kanyang niligtas dahil sa kanyang paglalangoy. Hanggang siya'y sobra ng manghina at siya na mismo yung inilubog ng baha. Wala silang monumento. Pero sila ay mga bayani. Diba? So doon sa sinasabing pagkakakilala ni Seyo Salazar. Pero sa aking palagay, ayan, yung mga guro. Ang mga guro, lalo na sa panahon ng pandemya na nahihirapan sa mga modules, dito sa mahirap na online learning, na nakakasakit sa ulo minsan, nakaka-stress, pero tuloy-tuloy po sa pagtatrabaho. Diba? At syempre, sinasabing bayani din yung ating mga makabagong bayani, mga overseas Filipino workers. Diba? So, kung susumahin natin, sabi ni Seyo Salazar, ang bayani, batay sa salitang bagani at salitang wani, ay isang nagkukusang magkipagtulungan ng walang anumang bayad sa mga gawaing pangkomunidad. Now, yung bayad dyan, hindi yan yung baka binigyan mo ng pangmerienda o honorarium. Diba? Hindi naman siya yumayaman doon eh. Diba? So yung mga guru natin, binabayaran sila. Pero bayani pa rin sila. Kasi hindi naman sila yumayaman sa kanilang ginagawa. Diba? Yan ay ginagawang hanap buhay. Pero yun ang sa palagay ko yung bayani. At lalo, mas lalo na, kasi diba yung mga sundalo natin, namamatay sila. Pero duty nila yun eh. Diba? Pero mas lalo na yung mga namatay na hindi naman nila kailangang mamatay, pero talaga nagbuwis din ng buhay o nagbibigay sa bayan. At dun nga, sinasabi natin, maaaring hindi kailangang mamatay kung titignan natin sa ganitong pagtingin. Sa konsepto ng bayani, hindi kailangang mamatay o gumawa ng napakalaking bagay. So yun po yung discussion. No? So debate naman, syempre, sinasabi ng iba, si Rizal, eroe. Hindi siya bayani. Parang nahihirapan din ako dun kasi
paano kung tinanggap si Jose Rizal ng bayan? At alam natin, tinatawag din natin ngayon. Kailangan natin yan eh, yung kamalayang Bagani o Bayani. Sapagkat kailangan natin na makita rin na yung mga frontliners natin sa panahon ng pandemyang COVID, yan ay mga bayani. Yung mga doktor, yung mga nurses, naku, pag kung alam nyo lang kung paano sila nahihirapan sa nangyayari ngayon. Pero hindi ho sila tumitigil sa paglilingkod hanggat kaya nila. Ha? So, pero, okay. Ngayon, tignan natin yung national heroes. Now, kailangan liwanagin natin to kasi meron tayong konsepto ng bayani. This is true. May bayani tayo. Pwedeng kahit sino sa atin maging bayani. Pero, yung bayaning malaki, national heroes, yun ang ibang usapan na yun. Ibang usapan na yun kasi diyan makikita mo, kailangan meron kang kasaysayan na talagang nakaambag ka doon sa pagkabuo ng bansa o doon sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Yun ang ano doon, yun ang makikita natin doon. Kasi may mga local heroes tayo, na bayani na ipinaglaban ang bansa sa lokal na pamamaraan. Pero meron din talagang nagbuo ng bansa. Yun yung pinag-uusapan. Now, again, hindi lahat pwedeng maging national heroes. Yun ang ano. Now, again, diba? Pwedeng maging bayani ang kahit na sinong tao, pero yung tinitingala ng bayan, yung national heroes, na buong sambayanan at may agreement ang maraming tao, yun ang puntahan natin ngayon. Okay? So, ngayon, mayroon akong ipapaalala sa inyo. Hindi ko na ho ipapalabas kasi ayoko hong ma-patrol yung mga bata o ayoko hong yung mga bata. Pero diba recently, mayroon pong naging viral video na nagmula sa isang show ng Channel 4, no, schoolmates na nagdedebate yung mga bata mula, hindi ko alam kung mula sa DepEd sila, no? Kailangan balikan ko yung video. Pero sila ay nagdedebate at talagang nagsisigawan. Oh? At sabi ko nga, naku, hindi ako naging guro para maging ganito tayo. Para mag-away-away tayo. Kasi pag-usapin ng national heroes, napapako tayo dun sa pag-aaway, sino ba dapat ang national hero? Jose Rizal o Andres Bonifacio? Napapako tayo dun. Now, I will address that now because I have the platform, the DepEd platform, pero hindi para yariin yung mga bata o yung mga guru nila. Sapagkat ang sinabi ng mga bata dun sa maikling excerpt ay misconceptions na matagal nang nakaugat sa isip ng mga tao na gusto kong i-address ngayon. So, babasahin ko ho, no, yung isang statement. Ano ba ang nagawa ni Rizal kundi sumulat ng mga nobela? Saan napunta mga nobela niya? Hindi ba sa library lang naka-imbak? Nagsulat siya ng mga librong hindi naman naiintindihan ng mga Pilipino. May point siya doon kasi Spanish na kasulat yung noli. But remember that the noli mitangere, according to experts, girl, ha, ay the first major artistic manifestation of Asian resistance to European colonialism. No? That is something. Diba? May achievement yun. And historians, yes, pointed out the audience of Rizal's writings of the Spaniards kasi humihingi sila na reforma. Diba? Most of his countrymen were not able to read them, but those who did, like Bonifacio and Emilio Jacinto, inserted his ideas to their own writings, which made them more accessible in language and concept that people understand. Diba? So, yun yung naging tulong nun. So much so that the Katipunan was able to convince 30,000 members to fight and die for freedom. Yan. So, this is why Rizal and Bonifacio complement each other as the fathers of the nation. And then of course, people are scandalized by the contents. I'm sure they gossiped about it. So, hindi nasayang yung pagsusulat lang. Diba? Kasi dahil na-skandalo yung marami doon sa sinulat ni Rizal, nabuo yung pambansang kamalayan. Kaya siya national hero. Okay, punta naman natin yung isa tungkol kay Bonifacio naman. Hindi ba't nakaka-apekto sa bawat kabataan ng pinapakita ng puso ng isang bayani?
So tinawag niyang bayani si Bonifacio. Ano? Kung nagiging marahas ka, may a-apply natin ito sa ngayon. Magiging padalos-dalos din tayong mga kabataan na hindi iniisip kung ano magiging epekto ng ating gagawing plano at magiging solusyon sa ating problema. No? So, ano yung ibig sabihin nun? Sinasabi na si Bonifacio ay hindi dapat tanghaling bayani sapagkat siya ay mainitin ng ulo, diba? At siya ay marahas at siya ay padalos-dalos. Now, yung karahasan, kailangan ikonteksto natin mga ma'am sir, na yung revolusyon, kinakailangan ng karahasan yun. Dahil yun na yung huling resort sa 300 taong paniniil. In normal circumstances, ang pagiging marahas ay hindi maganda. Pero kailangan isa konteksto na may panahon na ito ay nararapat ng gawin. Lalo na nung panahon ng revolusyon. Kasi kung hindi tama yun, bakit sila naging bayani? Diba? So, yung karahasan ay may konteksto. And in fact, hindi lang sila para sa karahasan. Nagtuturo sila ng kabutihang loob, kaginhawaan, tunay na kalayaan, kapatiran, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa bayan. Ito yung kanilang konsepto ng bayan o inang bayan na nagbubuklod sa ating lahat dahil tayong lahat ay taga-alog o taga-ilog. So hindi bobo si Bonifacio dahil marahas siya. Ang karahasan ay huling resort lang, ang pagbubuo pa rin ng bayan ay nagsisimula sa pusong mabuti, sa kabutihang loob, sa katwiran. Yan ang konsepto ni Andres Bonifacio. Okay, last statement. Ang dapat maging huwaran ng kabataan ay si Bonifacio. Pinaglaban niya ang kanyang bayan. Hindi siya sumulat lamang ng libro. Hindi lang siya umupo sa upuan. Hindi siya humawak ng lapis. Tumayo si Bonifacio, humawak siya ng sandata at ito ay simbolo ng pagmamahal niya sa bayan. Now, dangerous ito sapagkat parang ang sinasabi lamang ay ang pagtindig sa bayan, ay ang paghawak ng para sa bayan, ay ang paghawak ng sandata. Kayong napakaraming kahulugan ng kabayanihan. Okay po, mga ma'am, sir? Kita nyo ho yan? Including the role of artists. The role of artists in creating the nation. Huh? Kasi yung artist, yung literatura, yung sining, yan ay bumubuo ng kamalayan. Kapag sinabi mong pagiging revolusyonaryo lang ang pagmamahal sa bayan, parang sinabi mo na rin kapag ka guru ka, hindi mo mahal ang bayan dahil nagtuturo ka lamang at nakaupo ka lamang sa upuan. Sana po naiintindihan natin, ma'am sir, no? Itong usapin na ito. Okay, magpapatuloy po tayo. Oh? So, pinag-uusapan natin dito yung mga national heroes. Okay. Alam niyo ba na noong 1960s, no? 1965 ay nagkaroon ng National Heroes Commission at ito yung kanilang criteria kung sino yung national hero. A hero is an admirable leader towering over his peers, serving a noble cause with a sword or the pen, possessing exceptional talent, distinguished in valor and or bold enterprise, exercising a determinative influence over the event. Who in times of extreme stress and difficulties projects himself by his own fortitude, efforts and sacrifices to be the beacon light that guides his oppressed countrymen to their rightful destiny. And in complete self-denial, abandons his personal interests to place those of country above and before any others, and whose deeds and acts are proudly emulated by a grateful people that after his death render him singular tributes, honor him by public worship, and acknowledge his meritorious services to mankind by a spontaneous national recognition. So, again, yung national hero po ay talagang umaangat siya sa iba. Oh? At siya yung parang kumbaga nakita ng tao na naging magiting sa kabila ng magiting selfless sa kabila ng lahat. At naging gabay siya ng bayan, naging tanglaw siya ng bayan. At sa kanyang kamatayan, siya po ay pinarangalan ng bayan. Huh? Spontaneous national recognition. Yan po ang sinabi ng National Heroes Commission. So, after many years, nabanggit na to kanina ni Usec, ay nagkaroon ng EO 75 na gumawa ng komite upang pumili ng national hero. Huh? 1993 yung naisagawa. Oh? At kasama ho dyan si Ambet Ocampo,
si Carmen Nakpil, mga public historian siya, Nita Churchill, Samuel Tan, Ono Precorpus, Marcelino Coronda, si Alfredo Lagmay, of course, Minerva Gonzalez, at yan, sila ho yun, Serafin Quiason, at sinumitin nila noong 1995 yung kanilang rekomendasyon. At ano po ang naging rekomendasyon? Siyam na pangalan. Nabanggit na yan kanina. No? At nabanggit na rin yung mga issues tungkol dyan. Diba? Walang nangyari dyan at dapat lang talaga na walang mangyari. Bakit po? Ha? Imagine ninyo, imagine if you can legislate heroes. Any Tom, Dick, and Harry, with an adequate number in Congress, can be a hero. Hero should never be legislated. Sino ang nagtatakda ng bayani? Ang bayan. Hindi ang estado ang magpipilit na gawing bayani ang isang tao. Ang bayan ang nagtatakda ng bayani. Lalo na yung national hero na tinatawag natin, national heroes. Kaya nga maganda na walang batas na si Rizal ay official national hero. Bagamat siya yung kinikilala natin by public acclamation, pagkilala ng buong bayan na siya yung pinakamahal natin sa mga bayani. Pero sumama na rin dyan si Andres Bonifacio. At pwedeng magsama pa tayo ng iba sapagkat sila ay mga national heroes. Okay? So, wag na lang pipili ng opisyal. Bagamat pwedeng simulan dyan. Kaso nga, sabi nga, nasan si Gregorio Del Pilar dyan? Nasan si Antonio Luna dyan? Diba? O sige. Ngayon, sabi natin, asya ng bayan. Now, hindi election ang titignan natin. Survey. Hindi ko sinasabing ang survey ay totally accurate. Pero may sample yan, scientific yan, upang makita natin ano ba yung pulso ng bayan. SWS. Tinanong nila noong March 2011, at ako po, by the way, just a disclosure, I'm a fellow of the Social Weather Stations. No? At kami ay pinangungunahan ni Sir Mahar Mangahas. Sino-sino po, ayon sa tanong, ang mga kinikilala ninyong tunay na bayaning Pilipino? Maaari po kayong magbanggit ng hanggang limang tao. Okay? Hanggang limang tao. Ito po yung lumabas. Si Jose Rizal, 75%. Napakalaki ng pagkilala sa kanya bilang bayani. So, limang tao ang pinili. Si Andres Bonifacio, 34%. No? Sila yung dalawang top. Okay. Benigno Aquino Jr., 20%. Okay. Konteksto. 2011 ito. 2011. Nakaupo pa si Noynoy Aquino bilang Pangulo, yung anak niya. Tapos wala pang masyadong disinformation at misinformation na nangyayari. No? So, ngayon, mababago na yan. Baka mag negative zero. Huwag naman sana. No? Huwag naman. Anyway, may ambag naman si Ninoy sa ating bayan. No? Corazon Aquino, 14%. Imagine ninyo. So kung titignan mo sa survey na ito, Rizal, Bonifacio, dalawang Aquino. Kasi bago. Kasi ang analysis ko dito, dahil sila ay kakamatay lang o, di ba, naabutan ng maraming tao. Okay. Apolinario Mabini, 14%. Kasi minsan kilala natin yung bayani dahil nasa pera. Nasa pera yun ang matindi diyan. Kasi si Apolinario Mabini kilala natin bilang dakilang lumpo. Alam natin lumpo siya, pero minsan hindi natin alam bakit siya dakila. O bilang gabay ng himagsikan nung unang republika. Emilio Aguinaldo, 11%. Ferdinand Marcos noon, 5.1%. I'm sure baka mas malaki pa yan, ano? Sa ngayon, dahil dun sa politika na nangyari in the past few years, 2011 kasi ito, Ramon Magsaysay, 4.3. So parang pinaghahalo din nila yung bayani at presidente. Although yung mga presidente, pwede rin namang may mga dakila dyan. Parang minsan sa atin, hindi naman natin pinagsasama yan eh. Presidente ka, bayani ka, naging iba yung papel ninyo sa kasaysayan. Manuel Quezon, 3.8%. No? Lapu-Lapu, 3.7%. Sila po yung top. Sila yung top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sila yung top 9. Okay, sino yung mga hindi pumasok sa top 9? Okay. Melchor Aquino, M.H. Del Pilar, Noynoy Aquino, ha?
buhay pa noon, Noynoy Aquino, Emilio Jacinto, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. No? Siya po'y kinikilalang bayani. No? 2.6%. Gregorio Del Pilar, Juan Luna, Manuel Rojas, Joseph Estrada, Diosdado Macapagal, Fernando Po Jr. Sila yung mga bayani 2011 na kinikilala dun sa ng mga napagtanungan. No? At ito po yung mga naging resulta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ano? Kasama po yung sinama din si nasama din actually Fidel Ramos, Antonio Trillanes, ang mga magulang ko, ha? Marohas, Elpidio Quirino, si Koa Koa Heidi Mendoza, no? May refused, then Diego Silang, John Paul Hosson, hindi ko kilala, no? And Johnny Enrile, yung immortal, ano? So, ang problema dyan, magagalit si Secretary Liling Briones sa mga taong sumagot sa survey na yan. Sapagkat si Secretary Liling, nakausap ko, ang favorite hero niyan ay si Antonio Luna. At bakit wala si Antonio Luna? Hindi binabanggit ng tao. Sapagkat hindi pa lumalabas yung pelikula ni Gerald Tarog na General Luna. Ay, kung ngayon yan, baka nasa top yan si General Luna. Dahil doon sa pelikula yun, pelikulang yun. So maraming factors bakit ang isang bayani ay nakikilala. Lalo na kung hindi naman naabutan ng maraming tao. Okay, papasintabi ako sa Urban Poor Associates kasi ako po ay nagtanong sa kanila nung sila po ay isang NGO ng mga PO, so People's Organization Leaders. Nagtanong ako sa around a few, no? Around I think more than 40 urban poor leaders kung sino ba yung kanilang kinikilalang mga bayani. Nagpa-survey din ako. No? So, ito po yung aking proyektong kasaysayan 2011. 45 na mga POs ang sumagot sa tanong noong August 7, 2011 sa kanilang opisina sa Quezon City. Okay, so ito po yung talaan ng mga iba't ibang mga numero ng urban poor leaders sa iba't ibang mga urban poor centers sa Metro Manila. Ano? At ito po yung kanilang mga, so 11 ang males, 39 females. Ito po yung kanilang mga educational background. No? 13 ang tumungtong sa high school. No? 21 ang nakatungtong sa kolehiyo. No? At 3 lamang ang nakapagtapos sa kanila sa kolehiyo. Okay? So may 2 ring volunteer na hindi naman urban poor pero sumama sila dun sa survey. So ito po yung survey. Ito po yung pagkuha ko ng data. No, after that, nag-lecture ako sa kanila. At ito po, tingnan niyo mabuti, ano, yung kanina, yung SWS, ikumpara niyo dun sa nakuha ko, dun sa mga urban poor leaders natin. Okay, si Jose Rizal po, out of 45, 42 ang sumagot. 38 kay Andres Bonifacio, 19 kay Apolinario Mabini, kay Emilio Aguinaldo, 16, Gabriela Silang, 9, Melchora Aquino, 8, tay, si Emilio Jacinto at si Manuel Quezon, pang-8 si Marcelo Del Pilar, pang-9 si Gregorio Del Pilar. Okay. Muli, wala na naman si General Luna sa top. Hindi pa siya kilala noon. No? Pang-10 si Juan Luna, Magsaysay at Ninoy Aquino. Pang-11 Cory Aquino, Manuel Rojas, Francisco Balagtas at GomBurZa. Yung pang-10 nakatatlo. Yung pang-11 nakadalawa. At nakukuha ng tig-1 boto, Lapu-Lapu Diego Silang, Francisco Dagohoy, Marcela Gonsilio, Julian Felipe Serio Osmeña, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos, at Mother Teresa. Yung spoiled vote, dahil hindi ko alam kung sino, kung si Marcelo o si Gregorio, ay Del Pilar. Ano? So, anyway, tingnan natin yung kanilang mga sagot. No? Ito yung mga sagot nila. No? Si Tess sumagot, Rizal, Magsaysay, Macapagal, Rojas, Bonifacio, Quezon, Serio Osmeña. Tingin ko sinagot niya yan dahil sila nga yung nasa pera. Sila yung nasa pera natin. No, si Gina E, yung sinagot niyang bayani, ay pag tinignan mo, dalawang magkalaban, pero tinuturing niyang bayani. Ferdinand Marcos at Benigno Aquino Jr. Oh. Tapos, ito yung tanong. Ano pong pananaw niyo kayo, Sir Rizal? Dapat ba siyang kilalaning pambansang bayani? Paliwanag po ang sagot. 33 ang nagsabing dapat, isa lang ang hindi. At isa naman ang nagsabi, pwede ring oo, pwede ring hindi. So, overwhelming po ang pagkilala kay Jose Rizal. No? At ito yung mga dahilan ng mga urban poor leaders
kung bakit, di ko na ubabasahin, ano, sapagkat baka hahaba tayo, ito yung kanilang mga dahilan kung bakit nila ito pinili. No? Si Jose Rizal. Ayan. Galing-galing ng ating mga urban poor leaders, no? Mm-hmm. Ayan. Ang galing. Ang galing talaga. Oo. So, pwede nyo balikan yan. I-post ninyo sa ating recording mamaya. Okay. Ang dami, oh. Ang dami nilang sagot na magaganda. Sa kanya natin natutunan, sabi ni Elizabeth, ang tungkol sa pag-aaral. Diba? So, yung pagkamartir niya, yung pagbubuwis niya ng buhay ay nandyan. No? Nandun, no? Yung pagbubuwis ng buhay, isang factor talaga yun. No? Ipinagtanggol niya ang Pilipinas sa tahimik na paraan. Ayon kay Ma'am San Miguel. Ano? Sa larangan ng pakikibaka, sabi ni Rosalia, literally hindi daw siya bayani dahil hindi niya naranasan makidigma at makibaka. In intellectual aspect, saludo ako sa discarding niya dahil until now nababasa ang pinaglalaban niya. So sabi naman ni Georgie, hindi dahil hindi siya lumantad at nagtanggol sa ating inang bayan. So yun yung konsepto nung dapat lumalaban yung bayani. No? Ito ang ganda nung sinabi ni Luz kay Rizal. No? Sa pananaw ko, pwedeng kilalanin, pwedeng hindi kasi magulo ang isip niya. Totoo yun eh, magulo ang isip ni Rizal to sa revolusyon. At ang pagkamatay niya ay hindi naman heroic deeds para sa akin. So, yung pagkamatay per se ay hindi heroic. No? Magandang palaisipan yan, di ba? Kasi hindi ka naman magiging bayani kahit namatay ka ng ganun kung hindi maganda yung ginawa mo nung buhay ka. Di ba? Yan. Sabi ni Jenel, sa totoo lang hanga ako kay Jose Rizal, ngunit kailangan pa rin nating tignan ang mga nagawa ng iba pang bayani tulad na lamang ni Andres Bonifacio. So, ayan po, no? Ayan. Okay. Sige. So, ito yung mga sumagot naman. Ano? Si Andres Bonifacio ay matapang, walang inuurungan, matapang at mapagmahal, matapang at matalino, matapang at sariling, may sariling panindigan. So, ang laki ng respeto ng urban poor kay Andres Bonifacio. Hindi nila tinatawag na bobo si Andres Bonifacio. Puro matapang kasi may tula tayo eh. Andres Bonifacio, atapang na tao. Diba? So, ayan. Tapos ito si Ma'am Pilomena, siya ang aking paborito sapagkat sa kanyang payak na pananaw at pinagmulan ay nakaya niyang panindigan ng kanyang laban, lalo na kay Aguinaldo. So, eto na yung Aguinaldo Bonifacio dynamics. No? So, si Presi, pinapatay ni Emilio si Bonifacio dahil ayaw niyang pasakop sa pamumuno nito. No? Yan. Tapos si San Miguel, si Rizal ang kanyang idolo, si Bonifacio daw, at nabuhay ng loob dahil sa mga libro ni Rizal. So, tagkita niyo, hindi bobo yung ating urban poor. Alam din nila yung history kahit papaano. Ano? Ayan po, no? So, sige. Iano na natin. So, yung pagiging magaling na leader ni Bonifacio, kinikilala ng mga urban poor. Ito, sinabi ni Luz. Si Andres Bonifacio para sa akin ay siya ang unang pangulo. Dapat pinaglaban sana ng mga dakilang historian. Oo, di ba? Dahil, alam naman natin, wala akong kinalaman ng NHCP at DepEd sa sasabihin ko, pero personal ko ho itong itindig na si Andres Bonifacio ang unang pangulo ng unang pamahalaang pambansa na mapanghimagsik. So dapat siya isama doon sa listahan ng mga pangulo. Kaso itong isa, sabi po niya, si Andres Bonifacio daw ay isang lumpo at matapang. Isi mabini po yun, ano? Ilan lang naman yan, nalito lang siguro. Okay. Medyo patapos na tayo, no? Pero gusto ko lang magpakita ng ilang pwede niyong gamitin kasi siguro isang tanong, paano natin ituturo ang kabayanihan sa mga kabataan? No? So, kailangan gumamit ka ng mga material. No? Of course, nandyan yung aking YouTube channel, Showtime, ano, at iba pa. No? Meron tayong iba't ibang mga, ngayon yung DepEd na TV natin, napakaganda. No? Marami tayong videos dyan. No? Pero itong mga aklat na to, ito special sa akin kasi nabasa ko itong series na ito nung bata ako. At napakarami kong natutuhan at maraming larawan. Maganda ang disenyo. Ito po yung Great Live Series ng Tahanan Books for Young Readers. Pinapakita ko to kasi ito yung available sa merkado. Madali nyo hong makikita. Yung Aklat Adarna, Adarna House, ay meron pong What Kids Should Know About Andres and the Katipunan. Ako po ang consultant niyan. At na-consult din po ako ni Sir Rio Alma dun sa kanyang aklat na nilabas lamang 2 days ago.
himagsikang 1896 ang dapat mabatid ng mga Filipino. Madali ho maiintindihan ng mga grade 5 pataas, kahit ng mga matatanda, ang himagsikan, yung diwa ng himagsikang 1896 dahil dyan sa aklat na yan. Meron ding halo-halo histories ang katungkol sa kabayanihan po, yung Jose Rizal, na kanilang special book na in full color, parang pagka binasa ng bata yan, parang scrapbook, matutuwa. No? Naging involved din ako sa isang project. Ako po ay isang researcher at consultant nitong May Bayani series ng Rex Publishing House. No? At ito po ay available din sa merkado. No? So, 3 volumes yan. At syempre, ako ay isa sa mga author kasama si John Ray Ramos doon sa Bayani Biographies na Andres Bonifacio. So si John Ray Ramos po, kasama ko rin actually, tsaka si Jonathan Balsamo sa May Bayani. John Ray, si Jonathan at ako. At gayon din, itong Bayani Biographies, Andres Bonifacio, kasama ko si John Ray Ramos, na siyang sumulat naman ng Jose Rizal, gayon din si Gregoria de Jesus ni Tasha Quintanaro. Yung Mabini po ay sinulat ni John Ray Ramos ay nakabimbin pa. At yung Teresa Magbanua ay sinulat din ni Natasha Quintanar. Ito'y lalabas na rin mula sa Kahel Press. So, may mga material tayo na pwedeng gamitin. Pasensya na kayo sa mga hindi ko nabanggit, no? Ito yung mga material na may kaugnayan ako. No? So, marami pa kayong pwedeng makita na mga materials sa internet, sa YouTube, no? Pero again, kailangan piliin ng mabuti po. Okay, yung huling bahagi ng aking lektura ay kukunin ko po ang pagkakataon. We're talking about national heroes. At pupunta tayo doon sa isang circular na nilabas ni Executive Secretary Salvador Medialdea na inaatasan na imbis na ang larawan ng Pangulo ng Pilipinas ang ilalagay sa mga ahensya ng pamahalaan, sa mga tanggapan at sa mga paaralan, ay nagkaroon ng MC-25 na nagsasabi na dapat ay mga bayaning Pilipino ang nakalagay. So, ngayon, ang nangyari dyan, may Memorandum Circular Number 25 at mayroong nakalagay na mga bayani. May nakalagay na mga bayani. Now, again, ang malinaw po na sinasabi ng National Historical Commission of the Philippines na hindi ho dapat i-construe ang MC-25 na official declaration ng kusinong national heroes. Maaring ipagpalagay na itong mga bayaning inilagay dito ay hindi sila lamang ang maaaring ilagay. Maaari ring magkaroon ng ibang pwedeng ilagay. Okay, pero dito nagsisimula. Pwedeng magsimula dyan. But yung diwa niyan ay maganda. Ha? Again, ako po ay kritiko ng administrasyon, ako'y parang ang tawag ko sa sarili ko, critical collaborator, pagka hindi maayos, ako'y magsasalita. Kung maganda naman, ay kailangan purihin. At ito yung isa sa mga maganda na inilabas. Subalit, kailangan makita pa natin yung pagpapatupad. Ngayon, dahil po sa MC 25 na ito, pinatawag po kami na kasama ng ilang historians ng Office of the Secretary of Education, Liling Briones, Usec, no? At kami po, itong mga taong ito ay mga batang historiador at mga history naging history majors, no? Mga eksperto. Oh, saglit lang ha, may kulang sa aking nilagay. Anyway, malapit na ho tayong matapos. Saglit na lamang po ito, no? Gusto ko lang kunin ang pagkakataong ito. Oh, ayan. Ayan, may kulang doon sa titulo nung isa. Oo. Kasi para makita ninyo yung composition nung ating grupo, no? Si Mr. John Joshua Duldulao, isa sa mga katuwang ni Secretary Liling Briones at kaibigan namin matagal na, siya po ay miyembro din ng UP Lipunang Pangkasaysayan kasama ko si John Ray Ramos doon, no? At mga iba pang historiador tulad ni Dr. Fernando Santiago, ang inyong lingkod. Si Ian Christopher Alfonso ng National Historical Commission of the Philippines, si John Ray Ramos, nabanggit ko na, Jonathan Balsamo, ng Secretary ng Philippine Historical Association, at ang Professor ng Kasaysayan, Dr. Lars Raymond C. Ubaldo, na nagsalin naman sa wikang Filipino. So nagkaroon kami ng diskusyon at nagkaroon kami ng recommendation sa Office of the Secretary na sana yung larawan na ng bayani
ay may nakalagay na biography. Kasi kung larawan lang, titignan lang ng estudyante, wala namang nakalagay, eh parang hindi maganda. Parang kulang. Ngayon, ang sabi namin, kailangan, para hindi naman mahaba, yung pinaka nagawa nung bayani, yun ang ilalagay natin. Ano yung pinaka kontribusyon niya sa bayan? Yun ang ano. So, magsisimula doon sa mga nailista, may dinagdag lang ng konti. Oh? So, ito po ang ilan sa mga bahagi ng ano na yan, ng discussion group. Discussion group yan. Wala hong honorarium yan. Pinatawag lang po kami. Nag-discuss po kami. Oh? Si Joshua, si John Ray, no, si ako at si Dr. Santiago, no, input din yung iba, no. At ito po yung naging guideline namin. Kasi po ma'am sir, hindi na ho namin gusto ng mga historian yung mga title na Great Plebeian. Ano, sino nakakaintindi ng plebeian? I mean, this is a Roman concept yung plebo. May sublime paralytic. Ano yung sublime? Minsan niloloko na yan from the sublime to the sipilitic daw, no? The first Filipino, it's not accurate. Medyo magandang title, pero kay si Rizal, the first Filipino, parang first Filipino hero pala si Lapu-Lapu, I mean. Parang yun na nga, medyo contentious. So focus on the most important contribution, use simple language, limit to 3 to 5 sentences, and mag-imply ng mga halagahin. Ideals. Yung sabihin, para maturuan yung bata. No? Gayun din, yung may concern kami na baka naman kapag isinagawa ito, dapat iba-ibang bayani sa iba-ibang classroom para yung mga favorites, hindi lang yun ang mailagay. Kasi baka lang si Rizal lang at si Bonifacio lahat ng classroom. Eh dapat pati yung iba. And then, of course, expand the list. Sorry sa typo. No? Expand the list to include other ethno-linguistic groups. Halimbawa, sa MC25, yung Siam ay mga Tagalog. So, kunwari, pwede kong isama sa Ifugao o sa Kalinga si Makliing Dulag. Si Makliing Dulag. Sa Cebu, si Leon Kilat na bayani ng Revolusyon. At siguro yung GomBurZa, dahil tatlo sila doon, pag-isahin na lamang. So, ngayon, ang gagawin ko po, ito pong listahan na ito ay ilalabas pa lamang at yung sulatin, ilalabas pa lamang ng Office of the Secretary. Okay? Again, so ibig sabihin, hanggat hindi pa nilalabas, hindi po ito official. Pero kukunin ko na yung pagkakataon na ipakalat ito just in case magkaroon kayo ng idea kung paano natin ito gagawin. So, ito po yung mga recommended additions namin liban pa dun sa mga nabanggit na dun sa MC25. Including, yan, the nameless hero. No? Yung bayani ng Bangkusay. No? Sa araw ng Maynila lecture ko, kinuwento ko siya. At gayon din si Ian Alfonso. So, ang daming pwede pang lagyan. Pero anyway, dito lang ho kami nagsimula. So, hindi ho ito official national heroes. Ito po yung para lang alam natin. So, babasahin ko po ang nasa wikang Tagalog. Jose Protasio Rizal. Sa pamamagitan ng kanyang mga akdang Nolime Tangere, El Filibusterismo at iba pang sinulat, nag-ambag siya sa pagpapanday ng pambansang pagkakakilanlan. Pinakatawanan niya ang pagsasabuhay ng diwang makabansa. Ang kanyang ginawa at kabayanihan ay inspirasyon sa nakararami upang mahalin ang inang bayan. Ang paghanga sa kanya ng bayan ang naglukluk sa kanya sa dambana ng mga pambansang bayan. So, kung titignan nyo, he was just cited as among the national heroes. At yung papel ng kanyang sulatin doon sa pagkakaroon ng kaisipang makabansa na buong bansa tayo, hindi na lang Bicolano, Ilocano at iba pa. Andres Bonifacio, tagapagtatag at naging kataas-taasang Pangulo ng Katipunan, nanguna siya sa paglulunsad ng Himagsikang Pilipino ng 1896 at naging Pangulo ng Pamahalang Mapanghimagsik, isinabuhay niya ang diwa. So, binanggit na dyan na Pangulo siya ng Pamahalang Mapanghimagsik. Na totoo po yun. Wala hong magkocontest nun. Isinabuhay niya ang diwa ng demokrasya at pagkabansa na nakatungtong sa kamalayang Tagalog pero Pilipino. Tagalog/Pilipino. Yung kapakahulugan niya sa Tagalog ay Pilipino. Dahil tayong lahat ay Tagalog. Lahat ang tumubo sa sangkapuluhang ito. So si Emilio Aguinaldo, ay nariyan, ipinahayag niya ang kasarinlan, ng Pilipinas noong June 12, 1898 at naging Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas. So,
unang republika ng Pilipinas, pangulo po siya noon. Yan hoy, ano, hindi naman contested kasi siya naman talaga yung pangulo ng unang republika. Saglit, ayusin ko lang at para hindi masyadong masakit sa mata, no? Naging sa Rinland. Okay po, pasensya na po kayo. Ito. Sana mapakinabangan po ninyo to, no? Napaganda ng pagkakataon na ito, no? So, bilang general ng revolusyon, o ulitin ko na lang, ipinayag niya ang kasarinlan ng Pilipinas noong June 12, 1898 at naging pangulo ng unang republika ng Pilipinas. Bilang general ng revolusyon, lumaban siya sa pananakop ng mga Espanyol. Sa pamamagitan niya, nagkaroon ng bansa ng mga pambansang simbolo, ang pambansang watawat at pambansang awit. At bilang pangulo, pinangunahan niya ang pagtindig labang sa mga Amerikano. So, yun. Apolinario Mabini, aktibong kasapi ng kilusang propaganda na kalaunay naglatag ng pundasyong legal at moral ng unang republika ng Pilipinas. Sa kanyang El Verdadero Dekalogo, nilinaw niya ang mataas na pamantayan ng paglilingkod bayan. Hindi naging hadlang ang kanyang paralysis upang pagsilbihan ng bayan. Emilio Jacinto, sumapi sa kilusang revolusyonaryo sa edad na 19 at naging kataas-taasang kalihim nito. Sinulat niya ang kartilya ng katipunan ng panunturang moral ng kilusan. Hinirang siyang pangulong hukbo ng mataas sa sanggunian ng hilagaan ng pamahalang mapanghimagsik. Matotoo ang kanyang buhay na ang kabataan ay may makabuluhang papel sa pagbubuo ng bansa. Tio Valenzuela, kataas-taas ang taga-usig ng katipunan at kasapi ng Kamara Sekreta na kinabibilangan ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. Isinugo siya sa dapitan upang makipagpulong kay Dr. Jose Rizal ukol sa napipintong himagsikan. Matapos ang himagsikan, inilaan niya ang kanyang buhay sa paglilingkod bayan sa kanyang bayan at lalawigan. So siya po yung representative ng government official. Marcelo Del Pilar, bilang manunulat at patnugot ng mga pahayagan diyaryong Tagalog at La Solidaridad, isinawalat niya ang mga abuso ng pamahalang kolonyal ng mga Espanyol at ng mga Praile. Ginising niya ang nahihimbing na diwang makabayan ng mga Pilipino na siyang nagtatag ng bansa. Juan Luna, bilang propagandista, ginamit niya ang sining biswal upang ipahayag ang diwang makabansa, lalo na sa kanyang obrang spolyaryo. Siyang nagdisenyo ng uniforme ng mga sundalo ng hukbong mapanghimagsik at naglingkod bilang diplomat ng unang republika ng Pilipinas. Ang kanyang kinamtang tagumpay bilang pintor ay patunay sa makabuluhang papel ng mga alagad ng sini sa pagtitindig ng dangal at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Antonio Luna, komandante general ng hukbo ng unang republika ng Pilipinas, na unang naging contributor ng La Solidaridad habang nagsasanay bilang pharmacist at chemist. Inadikan niya ang profesionalisasyon ng hukbo at nanindigan sa pagpapanatili ng kasarinlan ng Pilipinas sa harap ng pananakop ng mga Amerikano. Melchora Aquino, kilala sa bansag na Tandang Sora, ang kanyang tapat at pagmamalasakit ay ipinakita. Ang tapang at pagmamalasakit ay ipinakita niya sa pagpapatuloy, pagpapakain at paggagamot ng mga revolusyonaryo. Pinatutunayan ng kanyang partisipasyon sa himagsikan na ang kababaihan at may edad na ay may papel sa pakikibaka para sa kalayaan. Gabriela Silang, pinamunuan niya ang pag-aalsa ng mga Ilocano at Tinggian sa Ilocos matapos ang pataksil na pagpatay sa kanyang asawang si Diego. Supling ng mga Ilocano at ng mga Itneg, pinag-isa niya ang kapwa mga tagapatag at tagabundok sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan. Hinuli siya at matapang na hinarap ang pamatayan noong September 20, 1763 at dahil dito ay naging inspirasyon sa pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan. Lapu-Lapu, nanguna siya sa matagumpay na paghadlang sa unang tangkang panghihimasok ng mga Espanyol sa isla ng Mactan, Cebu, 27 April 1521. Ang dato na ito ay naging inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon ng mga nakipaglaban para sa kalayaan. Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Kilala bilang GomBurZa, naging mahalagang bahagi sila ng kampanya para sa Pilipinisasyon ng mga parokya. Ang kanilang sinapit ay katibayan ng kawalang katarungan ng kanilang panahon na ang kanilang mga pangalan ay hindi makatarungang iniugnay sa rebelyon sa Cavite. Pinatay sila sa pamamagitan ng garote noong February 17, 1872. Ang pangyayaring ito ay nagpaalam sa sigaw ng pagpupunyagi para sa kalayaan. Jose Abad Santos, inirang na punong maestrado ng Korte Suprema sa pagsapit ng ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos nito, itinilaga siyang delegado ng pamahalang Commonwealth at naging pinuno ng Pilipinas.
Ipinakita niya ang kanyang katapangan sa hindi pagsang-ayon na makipagtulungan sa mga mananakop na Hapones sa harap ng parusang kamatayan. Binaril siya at pinatay ng mga Hapones noong May 2, 1942. So, yun po, no? Simula lamang ito ng mga efforts para kilalanin ng mga bayani natin at sana magtuloy-tuloy po na maipakalat po yung mga maiikling mga bayani at mga maiikling mga talambuhay at ito'y magpatuloy pa na gumawa para sa Department of Education at sana rin po ay mailabas na nga ng Office of the Secretary kung ito ay ilalabas pa. Subalit, kung maganda na tayong mga guro mismo, itinuturo natin ang mga buhay ng mga bayani na ito. Hindi man natin maibigay lahat ng impormasyon, makita natin yung saysay. Kailangan may saysay sa atin, may maituturo sa atin yung buhay ng bayani na ikukwento natin. So, mga kaibigan, sa ating pagtalakay ngayon nakita natin, may mga national heroes tayo. Ang mga national heroes natin talagang matataas sila, tinitingala, kinikilala ng taong bayan. Pero hindi naman kailangan lahat tayo maging national heroes. Ang kailangan ng bayan ngayon ay maging bayani tayong lahat. Hindi natin pinagmamayabang na bayani tayo. Pero sana magsumikap tayo na sa lahat ng ginagawa natin, bilang frontliner kayo, bilang frontliner sa mga guro, sa mga iba't ibang mga gawain natin sa buhay, nag-aambag tayo bilang bayani, nagseservisyo tayo dahil ang bawat ginagawa natin ay nakakatulong sa pambansang kaunlaran. Tandaan natin ang sinabi ni Andres Bonifacio. Ang kasipagan sa paghahanap buhay ay siyang tunay na pagmamahal sa sarili, asawa, anak, kapatid o kabayan. Hindi kailangang mamatay para maging bayani sa panahon ng kapayapaan. Ang kailangan po natin ay mabuhay po tayo. Ang mabuhay ng dahil sa iyo. Marami pong salamat at mabuhay tayong lahat. Salamat Professor Xiao sa komprehensibong pagtalakay sa konsepto ng bayaning Pilipino. Ibang-iba talaga Sir Epi kapag si Undersecretary Umali at Professor Xiao ang ating tagapagsalita. Yung tipong pasok sa isip, tagos sa puso. Sangayon ka ba doon? Sangayon ako doon, Ma'am Grace. Tunay na kumintal sa atin yung konsepto ng pagiging bayani. At kung paano yung lalim ng pinanghuhugutan, paano natin sila kinikilala sa pangkasalukuyan, talagang yun yung pinakakumintal sa akin. Bukod sa may konstitusyonal na obligasyon tayo, batay sa Article 2, Section 17 sa ating konstitusyon, ay yung lalim ng naratibo na pinagdaanan ng ating mga bayani. Talagang dapat maitanim natin ito sa kasalukuyan upang yung kabataan maipasa ito sa susunod na henerasyon. Tama po ba yun, Ma'am Grace? Tama ka dyan. Sa akin, nasa puso ang pagiging bayani. Ano man ang papel na ginagampanan mo sa lipunang ginagalawan. So mula po dito, mag-shoutout time muna po tayo para sa ating mga tagapanood. Sir Epi, simulan mo. Ayan po. Unang-una, shoutout po muna tayo sa mga executive assistant mula sa Office of the Undersecretary sa office po ni Usec Umali. Shoutout po sa inyo dyan. Mula sa SDO Davao Occidental na nanonood sa atin ngayon. SDO Nueva Ecija, SDO Dipolog City, SDO Bulacan. Shoutout din sa Dansulan, sa SDO Bato City. SDO Romblon. Shoutout sa mga paaralan sa Arellano High School. Shout out din po sa Cahidocan National High School, Sibuyan Island. Shout out din sa paaralan mula sa Kalasagan Elementary School, Lupon East District, sa Division of Davao Oriental. Abad Santos High School, Manila. Esteban Abada High School. Raha Soliman High School. At bukod sa shout out, syempre hinihikayat natin ang mga manonood
mga gurong sabik na sabik sa pagkatuto? Kayo po ay inihikayat natin na magtanong at isulat ang inyong mga katanungan sa ating comment box sa ating live comment section sa ilalim. Comment lang po natin. Dahil mapalad tayo at napakahusay ng ating mga speaker at mga nakumbida sa hapong ito. Sige, so, tuloy po natin yung shout-out. Shout-out po, Sir Epi, mula sa STO Makati, STO Malabon, at syempre, ang external partnership staff po ng ating DepEd. Syempre, shout-out sa mga guro, kawani, at mga puno natin sa Tondo High School. Shout-out din sa Ramon Magsaysay High School, sa mga guro mag-aaral na nanonood ngayon, sa SDO Candon City, sa SDO Sorsogon. Maraming maraming salamat po at kayo'y nakaantabay at nakatutok pa rin sa ating programa sa hapong ito. Pahabol po, pahabol Sir Epi, SDO Imus Cavite. Ayan, SDO Pampanga. Comprehensive High School Santa Barbara, Iloilo City. At sa Curriculum and Instruction and Development. Okay po, may mga SDO Pangasinan, shoutout po. At sa External Partnership Service Staff. SDO Dipolo, SDO Cagayan de Oro, Caraga Region, at Florentino High School. At of sa course, Manila Science. Manila Science. SDO Camarines. At SDO Laguna. SDO Cabanatuan. At sa CID Manila. At syempre, shoutout din natin, no? Yung ating technical team, Sir AJ, Ma'am Karen, Ma'am Riz. At syempre, sa lahat ng mga bumubuo sa produksyon, sa pagbubuo ng ating programa sa Pambansang Araw ng mga Bayani. At sa SGOD Manila, syempre. Sa pangunan ni Sir Virgilio Santos, syempre po. Okay, tayo naman ay dumako sa ikalawang bahagi ng talakayan at paghahain ng mga katanungan. Nakaipon na ang katanungan ng ating mga manonood. Dahil yung iba nasagot na talaga, no? At ngayon, dumako na tayo sa paglilinaw mula sa ating mga pangunahing tagapagsalita. Tinatawagan natin ang ating mga tagapamagitan, ang puno ng kagawaran ng Araling Panlipunan mula sa mataas na paaralang Jose Abad Santos, Ginoong Alex P. Mateo. Kasama ang ating pinakamamahal na supervisor ng programang pang-edukasyon, Ginang Amalia C. Solis. Magandang hapon po sa ating lahat. Kasama po si Sir Xiao Chua at si Usec Umali. Magandang hapon po sa ating lahat, Professor Xiao Chua and of course, at Usec Umali. Tunay po na ang araw na ito ay kaisayang araw para sa ating lahat. No po, binabati ko po ngayon pa lamang ang External Partnership Services of Service sa pangunguna po ng ating Usec Umali, kasama po sa ang ating Director Edel Carag at si Sir Romy Parayno po. At sa lahat po ng kanilang staff, sa pagsasagawa po, pagsasakatuparan ng programang pangkasaysayan na katulad nito. Dahil kayo po, ang, at of course sa iyo po, Professor Xiao, kayo po ang mga bagani ng ating kasalukuyang kasaysayan. So, mabuhay po kayo. So isang malaking karangalan po na makadaupang palad kayong muli sa pangalawang pagkakataon. Kasama ko po ngayon ang head po ng Araling Panlipunan sa Abad Santos High School. Sir Alex, gusto mo muna bang bumati kina Professor Xiao at si Usec Umali bago tayo magbigay ng ating mga katanungan? Okay, salamat po Ma'am Ami. Isang makasaysayang hapon po sa ating lahat, no? Bago po ako magpasimula ay isang
pagbati po at paghanga sa ating dalawang napakahuhusay na mga tagasalita ngayon. No? Sadya po talagang nabuhay ang kaisipan ng pagiging bayani sa araw na ito. No? Kaya siguro ma'am, yung mga manonood po natin, sa dami po nila, ay naging interesado po sila talaga. At ngayon, sa palagay ko, marami po silang mga nais itanong. No? Siguro po ma'am, sa puntong ito ma'am, ay maari na po tayo siguro, no, na dumirekta doon sa pagtatanong. Yes, take away, ma'am Ami. Okay, mauna na po ako. No? Kanina po, bago ako magbigay ng tanong, may nakita po ako ditong isang... sabihin natin isang message po, no, mula po kay Sir Eupemio Agbayani ng NHCP, no po, oh. Opo, meron po siyang ano sa FB po. Sabi niya po, nakakahinayang na hindi na uso yung mga postcard ng mga bayani na may maikling talambuhay nila, na sayang kasi ang gandang kolektahin ng mga iyon. Opo, naaalala po natin, no, na noon po ako po, maski ako na nag-aaral ako, may mga collection kami niyan ng mga postcard. Tama ka po, Sir Agbayani po, sa inyong tinuran. Okay po? Madam, naminig mo naman ako, ano? Yes. Oo. Po, sir. Kasi ang nangyari kasi ngayon, dati, wala namang internet eh. Yes. Diba? So, yung mga bayani, nakikilala mo, postcard, bibili ka. Di minsan mayroon pa yung ano, poster. O, ang brand pa nun, Here Enterprises, di ba? Pero alam mo, meron na kasi tayong social media. Actually, meron pa rin posters, meron pa rin postcards. Pero kasi ngayon, social media na yung ano, mga art card ang tinatawag natin. Yung National Historical Commission, National Quincentennial Committee. Naglalabas sila ng mga ano, yung Project Saysay na... Project Saysay at Project Binta, gumagawa silang Today in History on this day. Diba? So ano yung ginawa ng bayani na pinanganak sa araw na ito? Mga ganun, no? Subalit, ngayon, minsan kailangan mag-iingat din tayo. Kasi dahil sa social media, yung mga hindi naman bayani, at in fact, nandambong at nagkaroon ng pagkakasala sa bayang Pilipino, ay itinuturo na bayani. No? At actually, kung gumawa naman sila ng kadakilaan, pwede namang i-recognize din yun. Pero kasi syempre, napakabigat nung salitang bayani. Kaya din, ang hirap din na basta-basta tawagin bayani ang isang tao. Kasi, kaya parang ang call ko nga, magsikap tayong maging magiting at bayani, pero wag na nating tawagin ng sarili natin o kahit na sino na ganun. Gawin nating natural na lang yung paggawa ng kabayanihan. Ang call natin ay para sa kabayanihan. Pero huwag tayong magbuhat ng bangko o huwag nating tawagin yung iba na bayani. Kasi baka mas maganda nga, sabi nila, tignan natin halimbawa yung mga naging pangulo natin. Huwag na natin tignan kung naging bayani ba sila o hindi. Mas titignan natin ano yung maling nagawa nila, ano yung tamang nagawa nila, at paano tayo matututo sa ganun, sa mga maling ginawa at tamang ginawa nila. Kailangan balanse din tayo. At yung pagiging bayani, hindi rin yan pagiging santo. Kaya mga bayani natin ay tao, at sila'y nagkakamali, at sila'y nagkakaroon din ng mga maling pananaw minsan. O, pero kailangan makita natin, ano ba yung inambag nila sa pangkalahatan, kung nakabuti ba o masama sa atin. So yun ang usapin. Mas malalim na mga usapin dyan. Tama po. Tama po sa Professor Xiao. So, tingnan po natin inspirasyon mga nagawa nilang mabubuti, kati po yung mga katangian nilang mabubuti na maging bahagi na din po ng ating pang-araw-araw na buhay. Okay po. So, ito po yung unang katanungan, Professor Xiao. Ang konsepto po ba ng pagkabayani, no, ng Pilipinas ay pareho din ng konsepto ng pagkabayani sa ibang bansa? Okay, bigyan po natin ng particular, siguro sa Asia na lang po. Halos po mamagkatulad, no? Mm-hmm. Yung mga bansa sa Asia, yung konsepto ng pagkabayani. Well, yung basically yung sinasabi ko ay kasi mas yung kasing Asia, kahit papaano magkalapit na naman tayo eh. So may pagkakahalintulad. Dahil kung titingnan mo yung konsepto ng warrior ng Pilipinas, yun din yung makikita natin sa mga Maori ng New Zealand. Makalahi natin yan eh. Yan yung makikita natin sa mga Indones, yan yung makikita natin sa mga malayo, no? Mas distinct talaga yung sa West kasi iba yung konteksto
no? Medyo mas ano, mas pero ano yan eh, makikita mo rin yan sa epics. So ano ba yung mga epics na pinapakita sa Southeast Asia, no? May pagkakahalintulad ng mga bayani din natin, no? Kasi dati umiikot lang naman yung trade, yung pakikipag-ugnayan sa Southeast Asia din. So baka mas may pagkakahalintulad. Although doon na lang siguro, dahil ayoko rin namang magmarunong dahil hindi ako Southeast Asia o expert ng Asia. So mas napagtuunan ko ng pansin yung West. Pero ano, no? Tama ka, iniwas mo na yung West kasi nabanggit ko na yan doon sa lecture. Yes. Oh, maraming salamat. Opo. Saka sir, siguro ano sir Professor Xiao, no, dahil siguro ang mga mananakop, no, ng sa Asia ay halos si isa. No, I mean pa mga kanluranin po 'yan. So parang nakakapareho din po yung mga konsepto po nila, no, ng pagkabayani. Kasi pa iisa po yung ano ng mananakop. Posible pong ganun. Pwede. Oo, meron tayong ano eh. I'll tell you something, no. Ito at natutuhan ko ito eh mula sa kay Bomen Guillermo, no, isang thinker, at kay John Nery na rin na sumulat ng aklat tungkol kay Rizal. Alam mo ba yung mga kapitbahay natin sa Asia, dahil pareho tayo ng kolonyal na karanasan, halimbawa, kolonyal na karanasan sa tayo Spanyol eh, sila British, no, yung mga British, yung mga Malay, yung mga Indones, mga Dutch, no? Alam nyo ba na sa kanilang independence movements, yung sinasimulan ni Ahmed Sukarno sa Indonesia, alam mo ba na para sa kanila, ang pinakadakilang mga Malay na bayani ay si Rizal at si Bonifacio? Yes. Matinding ano yun, nagulat ako doon na, uy, inspirasyon pala, parang itinuring nila. In fact, ang tawag nila kay Bonifacio ay ang dakilang Indones sa Indonesia. No, isang Indones na pinanganak sa Tondo, Maynila. Na of course ang thinking nila doon ay lahat naman kasi tayo magkakalahing Austronesiano eh. Na Indones lang yung tawag nila. Ngayon, ang tawag natin doon in general Malay. Malayan o Austronesian. So, yun yung nakakatuwa doon na doon mo makikita na nagkaroon ng affinity itong mga bayani ng ibang bansa sa bayani natin. At hanggang ngayon, ganun din si Rizal. Maraming Knights of Rizal na Europeans eh. Kasi marami siyang fans sa Europa dahil sa kanyang angking talino at kagitingan. Okay po. Maraming salamat po, Professor Shelf, sa malinaw na pagsagod sa ating katanungan. Okay, so Sir Alex, may mga tanong din ba dyan? Meron po mga tanong dito, Professor. So, isa po ditong tanong ay, kanina po kasi, Professor, ay may nabanggit po na siyam na mga bayani na nominees po, no, nung pinili po ng mga isang nina Ambeto Campo, nina ano. Ano po kaya, Professor, ang ginamit na batayan sa paglabas ng siyam na pangalan na yun? Tapos kung kayo po ang tatanungin, follow-up question po, dapat po ba ang bayan talaga ang magtakda kung sino magiging bayani natin? Pasensya ka na, nawala ako doon sa unang bahagi ng tanong. Apo, yung tanong po, may siyam po tayo na nilabas na mga pangalan na nominees, okay, na sila po yung magiging bayani. No? In fact, wala nga po doon yung ilan sa mga kilalang bayani rin natin tulad ni Jacinto, ni Graciano Lopez Haina. So ang tanong po, ano po yung ginawa nilang batayan sa pagpili ng siyam na yon? At yung follow-up question po, sa inyong palagay, no, may mga survey po, sa inyong palagay, dapat po ba ang magtatakda na magiging bayani natin ay ang taong bayan? Hindi, ganito, no? Hindi, yan, lumiwanag na yung tanong. Tandaan natin na yung kailangan tanungin ko muna si Sir Ambet, kasi si Sir Ambet ang sila yung nakakalam eh. Wala akong yung minutes of the meeting, wala. No? Pero, again, as I said, hindi talaga ako nag-agree na dapat i-legislate o mamili ng mga heroes. Pero makikita mo naman na in general, meron tayong pinag-aagrihan. Diba? Padre Burgos, tama ka, si Haina, kahit wala sa listahan, alam nating national hero yun. Diba? May mga iba na alam mong national. Halimbawa, ito may sasabihin ako sa inyo. Yung nameless hero, yung sinulat ni Ian Alfonso sa Battle of Bangkusay, siya yung bayani na akala natin si Raja Suliman. No? Pero si Raja Suliman, hindi pala siya yun. Kasi tinawag na Tariq Suliman yung bayani ng Bangkusay. Isa pala siyang leader mula sa Makabebe.
na lumaban, unang namatay sa Luzon. Oh, para sa kalayaan. Ngayon, of course, hindi siya kilala ng marami. Pero pag tinignan mo yung kanyang kabayanihan, nationally significant. 'Di ba? Ganun din si Hermano Puli ng Tayabas. National hero din 'yun. Oh, kasi ano, naging inspirasyon ng kanyang pakikibaka ng Katipunan. Gayun din si Mariano Ponce, my goodness, hindi kilala ng maraming tao pero siya talaga pala ang tunay na nagtatag ng La Solidaridad at isang pioneer na public historian na ang kanyang gusto ay malaman ng Pilipinong kasaysayan para mabuo ang bansa. So, maraming ganyan na hindi kilala. O Gregoria de Jesus, halimbawa, mga babae, Trinidad Texon, kahit sabihin mong sa Bulacan siya namuno. Kapag babae, pag nakita mong may lumalaban na babae, alam mong mga ano to, mga matiting ano to, pwede siyang matuto ang bansa. Pero yun na nga, kung sila ipapangalanan lang, may mali-left out. Diba? Yun ang hindi natin gusto, yung may mali-leave out. No? So, that's why, the teachers should know history, di magsaliksik, magbasa-basa, at di pagka nagawa yun, doon mo maikukwento itong mga bayaning ito. No? Wag ka nang mamili. Tingnan mo kung ano yung mga suswak na kwento para sa kabataan. Kasi minsan ang hirap din halimbawa, 'di ba? Si Juan Luna contentious ka diyan kasi pinatay niya yung misis niya eh, tsaka yung mother-in-law niya, 'di ba? Pero bakit siya bayani kung ganun pala siya? Eh yun nga sagot, hindi na masanto ang hinahanap natin eh. Ang laki ng papel niya sa pagbubuo ng bansa. And of course, kahit nasabihin nating mas panig ako kay Bonifacio, ganon din yung nararamdaman ko kay Emilio Aguinaldo. Marami siyang hindi ako sinasakayon ng desisyon. Pero may malaking ambag siya eh, sa kwento ng bayan eh. So wala akong magagawa doon. No? At may kailangan kilalanin yung ganong ginawa niya. Okay, so napakaganda po nung nabanggit nyo, no? So bagamat mayroong mga kakulangan, pero yung impact po, no, ng naidulot nila sa pagkakaroon natin ng kalayaan, yun po, matuturing po natin sila na talagang bayani, no? Okay po, Ma'am Solis, mayroon pa po ba tayong mga katanungan? Ito po ay kaugnay din nung sinabi ni Professor Xiao. Isang tanong din po ito. Sabi po kasi dito ni Sir Red Salonga, no po, ng Abad Santos. Sabi niya, sa pelikulang General Luna, yung pumbukan niyang sa pelikula, may mga karakter na malinaw na naging traitor sa bayan. Mm-hmm. Pero bakit hanggang ngayon, kinikilala rin sila na bayani? Maskarado. Nabanggit ko na yung sila sa ating kalayaan. Nabanggit ko na yung sinasabi ninyong isa kanina, no? May ambag naman talaga. Oh, ito sabihin ko. Pedro Paterno. Nakakalungkot yung ibang desisyon niya sa buhay, no? Pero alam niyo, may kadakilaan tong taong ito eh, kasi siya ang isa sa mga unang nag-aral tungkol sa ating kultura. No? Sa kanyang pagnanais na itanghal ang identidad na Pilipino. Okay, fine. Naging parang traidor ang dating niya. At kilalanin natin yon kasi kailangan matuto tayo doon eh. Pero paano yung ibang nagawa niya? Ang problema kasi pag in-expect natin yung mga bayani natin, lahat ng ginawa nila ay tama. Eh pag may nakita kang isang mali, dalawang mali, cancel culture na ang gagawin natin. Alam nyo, ayaw na ayaw ko po yung cancel culture. Kasi lahat tayo mayroong pagkakamali, may mga ginawa tayong katanga, sorry sa term, kalokohan ng bata tayo dahil bata tayo, immature tayo. 'Di ba? So ganyan din, mayroong immaturity yung ilang pagdedesisyon natin. Pero kung nagambag ka naman sa bayan, hindi ba dapat kilalanin din 'yon? Hindi naman dapat na masamain ka na ng buo? 'Yun yung sinasabi ko. No, na kailangan pag tinitingnan natin yung mga bayani natin, huwag nating sabihing santo sila. Mas makakatulong yun sa atin kasi when we see their weaknesses, when we see what they did wrong, and then lumampas sila dun para gawin yung kanilang ambag sa bayan, napaka-inspiring nun kasi lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo ay nadadapa. Lahat tayo ay nabibigo. Lahat tayo ay umiiyak. Hindi lang tayo dakila lang o matapang lang. May mga panahon na dumadapa tayo. Pero kaya nga nagniningning yung bayani eh. Kasi dahil sa kabila ng kanilang mga pagkakamali,
ay nagawa nila yung kanilang ambag sa bayan. Okay. Yan ang inspirasyon niya. Yes. No? So Professor Xiao, no, tao lang din po sila, no po? So ang titingnan po natin nagawa nila, no? May pagkakamali, may pagkukulang po, pero tingnan po natin kung ano 'yung talagang nagawa nila para po doon sa bayan, no po? Yun ang tinadakila natin. So Professor Xiao, patawarin niyo ako saglit, ha. I-shout out ko lang 'yung mga ilang nanonood sa atin, si Kay Bundang ng Philippine Historical Association board member. Salamat at nanonood ka. Si Danilo lumabas din ng Manila. May tanong siya mamaya, baka maitanong ninyo at mabasa dyan. Yung nanay ko si Vilma Briones Chua at yung taga Bureau of Assessment dyan sa DepEd, si Noela May Orozco, na aking kasintahan po. No, binabati ko kayo. Nanay ko, Vilma Chua, at ang aking mga kapatid, kamag-anak, kaanak, no? Mabuhay tayong lahat. Salamat po sa inyong suporta. UPM at Bayani, thank you po sa panunood. Salamat. At kay, ayan, thank you. Okay na po, Professor Xiao. So, tingnan naman po natin yan, no? Kasi nagkaroon po ng mga pagbabago sa pagdiriwang ng petsa ng araw, no po, ng paggunita natin, no, sa pambansang, sa mga bayani ng bansa. Bakit po kaya, ano, sa buwan ng Agosto ang talagang napili, no? Buwan ng pagdiriwang ng araw ng mga bayani, di ba, Professor Xiao? Marami akong hindi kayang sagutin. Pero ito, mukhang masasagot ko ito, no? Una, kasi di ba, pilit na inilalagay sa November 30 yung araw ng mga bayani. Pero may problema. Kasi kung November 30 yung araw ng mga bayani, tapos yun din ang birthday ni Bonifacio, parang inaagawan mo si Bonifacio ng spotlight. Mm-hmm. And he deserves a singular holiday because he's the father, he's the freaking father of the nation, okay? So, kailangan niya yan. So, kaya inilagay sa huling linggo ng Agosto. At bakit? Simple lang. Kasi yan po yung linggo na nagsimula ang himagsikang 1896 ng katipunan ni Bonifacio at ng katipunan na siyang nagtatag ng bansang ito. So, yung mga noon kasi 1930s, ang kanilang reference point ay ang Philippine Revolution. So, yung mga Amerikano, inilabas nila yung yung legislature, I'm sorry, no, hindi ko alam. Yung nilabas nila yung batas na yon na pinaliwanag ni Usec Umali kanina na siyang nagbibigay ng holiday na National Heroes Day. No, of course nagpalit-palit na lang 'yan kung last Sunday o last Monday, no? Pero ano 'yan, kumbaga ang ginugunita talaga natin dito yung himagsikang Pilipino. Kumbaga, siguro ang ginawa na lang nila dahil may away kasi kung anong petsa yung simula ng revolusyon, kung August 23, August 24, August 25, no? So parang ano 'yan, eh, parang first mass 'yan, eh, sa Limasawa, eh. At saka sa Butuan, hindi natin alam. So para walang away, yun na lang, last week of ano, baka ganun. I'm thinking along those lines. But yeah, definitely it commemorates the Philippine Revolution. Okay. Para yun po yung simula po ng ano, yung last week po ng August, yung po yung sigaw ng Pugadlawin. Yes, ma'am. Exactly po, ma'am. Yes po. Doon po. Kaya po August. Yes, ma'am. Kaya po August ay... kaya po August ay dahil dun sa simula ng Philippine Revolution, dun sa unang sigaw sa Pugadlawin. Okay po. So, yes, sir, Alex. Yes, ma'am. Sir, meron po isang katanungan dito na mula sa Facebook, no? Based po ito dun sa lecture niyo po, Professor. Ang sabi po niya, sa panahon po bago dumating ang mga Kastila, ang katangian ng pagiging bayani ay naiugnay sa katangiang makapagkapwa-tao, mapagmalasakit, yes, naglilingkod sa bayan, mga katangiang mapaghinahon. Pero bakit po sa harap ng mga katangiang ito, ang mga Pilipino ay matapang na humaharap sa digmaan? Yun po yung tanong niya. Eh, hindi. Ano yan, eh? Misconception yan, eh. Pag nakikipagkapwa-tao ka, mahinahon ka lang. Diba? Minsan, kailangan din, para makipagkapwa-tao ka, magbigay ka ng leksyon. Kailangan minsan maging kailangan minsan maging matatag ka rin, eh. Hindi lang yan mahinahon. Kailangan minsan matatag ka rin. Kumbaga righteous anger ba?
Diba? Eh sa panahon ng revolusyon, syempre, ang tagal, sa totoo lang, yung mga Pinoy, mapagpasensya naman talaga yan eh. Pero kapag puno na ang salok, sabi nga ni Fernando Po Jr., puno na ang salok, kailangan kalusin. Diba? Eh, nabanggit pa siya bayani ng dun sa ano, survey, diba? Pero makita mo na talagang ganun, yung kumbaga, kailangan kaya nga teachers, napakahalaga ng papel natin kasi we are against violence. We are all for non-violence. That's true. That's true. Pero, kailangan i-konteksto niyo yung Philippine Revolution that was necessary violence. Even in Rizal's writings, the El Filibusterismo, hindi naman anti-revolution yung El Filibusterismo eh. Kasi pagka nakita mo yung puso ni Simon, he was planning the revolution not out of love of country but out of selfishness and selfish desires of vengeance. Yun yung makikita natin sa El Fili. Kaya ang sinasabi ni ng kasaysayan natin, yung ginawa ni na Bonifacio ng Katipunan, meron na silang dahilan talaga para maging marahas dahil wala na talagang paraan para maputol yung kolonyalismo. At bagamat napatay si Andres Bonifacio, pinatay ng kapwa niya Pilipino, yung diwa ng kanyang ipinaglaban, tuloy-tuloy yan hanggang dumating yung ating pagkapanalo laban sa Espanyol. We won the revolution. Hindi lang na we're too hard on ourselves not to recognize na naging malaya tayo noong 1898. Noong pumasok yung Amerikano, ibang usapan yun. Pero kailangan we do not deprive our heroes na nanalo tayo noong revolution. At kailangan i-contextualize natin bakit kinailangan yung karahasan na iyon. At yung pagiging mahinahon, ako mahinahon ako. May madalang ako magalit. Pero minsan, maaabuso ka rin kung ganun. So, kailangan din na minsan magagalit ka rin. Oh? Pero, kumbaga, ano yan eh? Yung ituturo natin, power is not really about having power. But how to use that power right. Diba? Paano mo tamang magagamit? Kaya kitang saktan. Pero, kung ginagamit ko ito sa tama, at hindi ko ito ginagamit basta-basta, yun ang tunay na kapangyarihan. Diba? At yan ang pinakita ng ating mga bayan. Meron pa dyan, Sir Alex, na tanong? Meron pa po dito. Para, siguro po ito para sa ating mga mag-aaral. No? So ang tanong po dito, paano higit na mapapahalaghan ang ating mga bayani sa hamon na pinagdaraanan po natin sa kasalukuyan? Paano ba ito? Kasi sa totoo lang, para tayong nasa digmaan eh. Diba? Sa digmaan, unang digmaan, sa pangalawang digmaang pandaigdig, nawasak yung mga bahay, ang daming namatay dahil sa mga bombang nahuhulog at sa mga barilan. Diba? Yung mga doktor, yung mga nurse, kung sumulat ako ng papel tungkol diyan eh, ang title po paggaling sa gitna ng paggahasa. Yung mga medical professionals nung sa Battle for Manila nung 1945. Hanapin niyo po 'yan sa internet, no? May sinulat ako. 'Di ba ganun din, namamatay yung mga sundalo tapos kahit nagbabarilan na yung mga tao sa PGH, si Dr. Season, no? Patuloy na nag-o-opera kahit nagsasabuga na sa paligid niya. At wala silang pinipili, hapon man o Pilipino, kung nasugatan, dinadala nila yung hapon sa loob kahit samain sila ng Amerikano kasi nakikita nila yung Hippocratic Oath na kailangan wala kang pipiliin, nagagamutin. Una. Pangalawa, yung katulad ni Reticusumbing, Honorato Reticusumbing, alam nyo, kumukuha siya ng gamot sa kabilang building para dun sa mga pasyente niya. Alam mo, tumawid lang siya, bigla siyang nabaril. O namatay. O yun, kabayanihan yun, kahit nagbuwis ng buhay, kahit na frontliner. Eh ngayon, meron tayong digmaan, hindi natin nakikita ang kalaban. Nasa katawan ng tao. Tapos pagka ikaw, minalas ka, pwede kang masugatan, pwede kang makipaglaban, pero minsan, mamalasin ka, tulad ng mga tinamaan ng bala, ikaw yung tatamaan ng severe na COVID. Diba? At ikaw, frontliner ka, bigla kang, ikaw din ay masasamain.
Pero anong ginagawa ng mga frontliner? Maraming hindi natitinag at pumapasok pa rin. So, yung inspirasyon, yung lesson na, alam mo, natapos din naman yung digmaan eh. Yung Spanish pandemic, Spanish flu pandemic, yung pandemic of 1918, natapos rin naman yun. Although napakatagal. Lesson din naman sa kasaysayan yun eh. Pag lumalaban ka sa digmaan, napakatagal yan. Hindi yan mabilis. At nakita nyo naman yung sinabi ng mga eksperto noon, may first wave, second wave, third wave. Hindi ako makapaniwala nangyayari sa atin ngayon eh. Diba? Pero, matatapos din ito, pagtatagumpayan natin ito, kung una, meron tayong malinaw na pamumuno. Diba? Malinaw na pamumuno, malinaw ang instructions, ano ang kailangan gawin nating lahat. Diba? Hindi yung nagkakalituhan tayo. Diba? Kasi kailangan, alam natin kung ano yung tamang gawin. Impormasyon, hindi fake news. O ayokong tawagin fake news kasi hindi na news yun eh. Ano? Disinformation. Sapagkat, at saka yung guro, yan ang kalaban ng disinformation. Kabayanihan yan na kapag ka hindi kayo nagpapakalat ng maling balita o maling impormasyon. Kasi sa panahon ng pandemya at digmaan, ang maling impormasyon ay nakamamatay. So, yun ang mga lesson siguro na pwede nating makuha sa kasaysayan. Magpakatatag po tayo, digmaan po ito, pero sa huli ho, magtatagumpay din naman tayo. Basta tayo po ay, kaso yun lang, alam natin maraming magsasakripisyo, maraming matutumba. Pero tayo pong maliligtas kung sakali, awa ng Diyos, sana po, ingatan natin ang ating kalayaan, ingatan natin ang ating bansa. Okay, thank you, Professor Xiao, no? Sir Alex. Meron pa pong isa dito, no? Ito po yung kanyang sinabi. Meron pa po, ma'am. Magandang hapon po. Ang katanungan po ay kay Professor Chua. Sa kasalukuyang panahon, mabilis at patuloy ang pagbabago ng naratibo ng kaisipang panglipunan. Kung saan maraming mamamayan ang nakakalimot tungkol sa ating pambansang kasaysayan. Isa na marahil sa rason ng pagkalimot ay dahil sa hindi makita ang kahalagahan o relevance ng paksa tungkol sa pambansang kasaysayan. Bilang isang guro at historyador, paano mo po mapapabahagi ang lubos na pagmamahal at pagpapahalaga sa pambansang kasaysayan sa ating kasalukuyang lipunan? Okay. Ito in general, ano, kasi sa totoo lang, mas magaling kayong magturo sa aking mga teacher ng DepEd. Kasi ako, wala ho akong ginawa kundi magkwento at mag-lecture. Wala talaga akong alam sa pagtuturo, no? Wala talaga akong alam. So anyway, ako po, ang estilo ko kasi ganito. Hindi pwede na magsasalita ka lang tungkol sa mga bayani at ikukwento mo lang kung anong nangyari sa kanila. Kailangan para maintindihan ng mga bata kung bakit bayani ang mga ito, kailangan dalhin mo sila sa panahong iyon. So hindi mo lang ikukwento yung bayani mismo, ikukwento mo yung panahon. Ano ba yung naranasan ng mga Kastilas ng mga Pilipino sa ilalim ng Kastila sa panahon ni Andres Bonifacio? Mayaman ang Pilipinas noon. Hindi mayaman. Maunlad ang Pilipinas noon. Hindi mahirap ang mga Pilipino noon. Kapag masipag ka noon, may kakainin ka. No? At maraming mga Pilipino nagsipag, naging ilustrado ang kanilang mga anak. Pero sa kabila noon, dahil tinuturing silang hindi tao ng mga Espanyol, sila may tinuturing silang subhuman, no, second class citizen, they still felt like, kumbaga, sorry sa term, no, they still felt like shit. Kumbaga, yung hindi pagkakapantay-pantay ang problema. So iparamdam mo yon na pirming ikaw dahil lang sa kulay ng balat mo, dahil lang sa sirkumstansya ng pagkapanganak mo, sasabihin lagi sa'yo, indio ka, bobo. No? Eh, kahit na mayaman ka, hindi ka makaangat sa buhay, anong mararamdaman mo? So ipaparamdam mo yung panahon. Bakit yung mga katulad ni Madre Ignacia, bakit sila gumawa ng mga biyaterio na para sa Pilipino? Kasi yung mga batang gustong magmadre na galing sa na brown skin at hindi puti, ay hindi makapasok sa pagmamadre. So, hindi maiintindihan ng bata yun kung hindi niya naiintindihan yung sirkumstansya ng panahon. Una. Pangalawang estilo, ikonekta mo sa kasalukuyan yung, kasi halimbawa,
Yung mga bat, nung panahon namin, nako, hindi na kasi ako updated. Yung mga teacher dapat updated kayo sa pop culture talaga eh. Sa totoo lang eh. Yung mga dapat yung mga pinapanood sa Netflix ng mga bata, alam natin. Alam niyo kung bakit? Kasi yun yung isang paraan eh. So halimbawa, kami, yung si Sir siguro, mga X-Men tayo, no? Professor X, halimbawa. I-connecta mo kay Apolinario Mabini. 'Di ba? Sa mga ganun. Pero mababaw lang 'yon. Ang isang ano ay yung nangyayari sa ngayon, halimbawa, pwedeng i-connecta mo sa panahon ni Rizal. So, dati may Padre Damaso, Padre Salvi, may Sisa. Sino na kaya sila ngayon? 'Di ba? Same problems, different people. Hindi na dayuhan kapwa Pilipino. So, ganun mo pwedeng ipakita yan. Only in that way, whatever activity it is, no? May break your A-team, diba? Ay may papakita mo bakit mahalagang pag-aralan yung mga bayani. Hindi ito yung ituturo mo lang ano yung datos, facts tungkol sa bayani. Kung ilan bang naging shota niya, ano yung kinakain niya, no? Pampaano lang yun, palabok lang yun. Pero hindi yun ang ulam. Hindi yun ang pagkain. Ang pagkain dapat dito, saysay. Dahil yan ang pinagmulan ng kasaysayan. Saysay, bakit ito mahalaga? Okay po, Professor, salamat po. No? Pagdating po sa estratehiya, asahan niyo po ang mga guro na talagang very creative po. No? Yes. Meron po kami mga guro na nag-aano po sila, yung umiikot po within the community. Tinitignan po yung mga historical places doon, like doon po sa lugar namin sa Binondo, nandiyan po ang bahay ni General Luna, nandiyan po ang yung bahay na kinamatayan ng ina ni Rizal. So yun po, nagkakaroon po sila ng history walk, isang paraan po yun. At dahil po dito malapit sa Manila, may mga guro rin po na minsan ay nagpapasyal sa mga museum natin, no? At yung sinabi niyo po, Professor, yung kinokontextualize yung lesson, no, para po maintindihan ng mga bata kung ano yung nilalaman sa kanilang sariling pagkakaunawa, no, nung history, no? Okay po, thank you po, Sir Xiao. Ma'am Ami, meron pa po bang mga questions? Thank you, Sir Alex, no. Yung sinasabi rin natin na local history, no, isang magandang pamamaraan din yun na kung saan yung mga estudyante natin dinadala natin doon sa mga sa kanilang lugar. Sino yung mga local heroes doon, katulad ng sinabi nga kanina ni ano eh ni Usec Umali. So tingnan mo pa lang halimbawa sa mga pangalan ng mga kalye, itong kalye na to, bakit ipinangalan to dito? No, kung titingnan natin doon sa mga lugar natin mismo na nangyayari yan, yung mga lokalye, bakit siya tinawag na nakalentong? Kung ikaw ay nandito sa, kung ikaw ay nasa Makati, bakit itong lugar na to ay tinawag na halimbawa Mabini, Ermita? Sino ba itong mga ito? No, so, yan ay magandang simula ng pagtuturo natin sa mga bata. Katulad na nga na sinasabi natin, halimbawa yung mga pangalan ng paaralan natin, di ba Sir, Professor Xiao? Bakit siya pinangalan kay halimbawa Teodora Alonzo? So, simula yun ang sinasabi natin sa ating mga guro, simula nyo sa pagtuturo kung doon sa inyong paaralan mo yun, kanino siya ipinangalan, bakit sa kanya? Po. Nang sa ganun, na nakikita rin natin, nalalaman ng mga mag-aaral natin, ito pala ang talagang hero natin, itong hero natin pinangalan sa ating paaralan dahil ganito siya. So karamihan po ng mga paaralan sa ating lunsod ay nakapangalan po sa ating mga heroes. Po, local and national heroes. Opo. At saka Professor Xiao, katulad ng sinabi niyo, sa mga schools din po natin, sa mga classroom natin, kung makikita na, kung makakapunta tayo sa mga paaralan natin, na andoon po yung mga larawan ng mga heroes natin, nakakabit po yan sa mga classroom natin, nakapintura po iyan, maski po doon sa mga hagdanan yan. So, at meron din pong maikling pagpapakilala sa kanila. Opo. So, ito po isang tanong na Professor Xiao. May mga kaugnay rin po nito. May mga personalidad po na itinuturing na bayani sa isang sa ating mga lokalidad. Ngunit minsan po itinuturing silang public enemy ng gobyerno. Okay po. So halimbawa po nito ay si Asyong Salonga po ng 1950s. Okay po. Na nickname siya na Robin Hood ng Tondo. So ayon po sa konsepto ng mga tao, dapat na nagluklok, dapat po ay tao nagluluklok sa mga bayani. So maaari rin po ba natin siyang kilalaning bayani kahit lokal na? Hindi pa. Well, yes, lokal na bayani. Para yung si Macario Sakay, although mas national hero sa akin si Sakay eh.
Parang pareho sila ni ano ni pangalan Salong. Nito? Salonga po, Asyon Salonga. Ah, hindi, yung iniisip ko si ano eh, si sino to yung sa Quezon? Yung si isa ano pang po? Ano din, ala pangalan ng taong 'yon, hindi si Asyon Salonga eh. Yung ginanapan ni Fernando Po Jr. 'Yon. Ah, mas kasi bandido eh. Parang ang tingin sa doon bandido eh. 'Di ba? Mm-hmm. Si Asyon Salonga po, hindi siya pwedeng ituring na bayani para sa akin at least, ano? Eh kasi po ano siya eh, kriminalidad yung ginagawa niya. Robin Hood siya, yes. No, sabihin natin mabuting kriminal na tumulong sa bayan. Sige, sabihin mo na. Pero kriminalidad pa rin 'yon. Hindi kasi ano ba ang dahilan kung bakit tayo naglalagay ng bayani? Naglalagay tayo ng bayani dahil gusto natin ang mga huwaran. No? Eh kung si Asyong Salonga ay gagawin mong bayani, napakahirap namang i-justify nun. Pero alam mo, sa totoo lang, ginagawa na natin yung kasi mga kriminal nga, ginagawa natin bayani. Wala rin, ano, kumbaga walang pinag-iba yun. Diba? Eh si Asyong Salonga nga, baka mas konti pa yung ninakaw nun kesa dun sa mga tinuturing ng iba na bayani. No. The shade. Okay po. Mayayari tayo dito. Minsan po may mga realidad na talaga. Yan po ang nangyayari. Ay, sa kailangan realidad. Tanggapin. Alam okay. Nyo, kailangan maganda tinatanggap natin ang mga nangyayari sa buhay at sa kasaysayan. Mm-hmm. Okay po. So, isa pa kong tanong, Professor. So, mula po doon sa lecture ninyo, no po? Mula po sa konsepto ng heroe ng mga kaluray. Okay. Opo. Tapos po sa konsepto ng bayani nating mga Pilipino, masasabi po ba natin na mas mataas yung konsepto natin ng pagkabayani dahil naandun yung salitang bayan? Ah, magandang tanong. Pagtingin natin po sa mga ano natin. Alam mo, hindi ako mahilig dun sa mas mataas eh. Okay. Kasi parang ayaw mo namang sabihin. Kasi parang anong kaibahan mo sa racist? Kung tinituring mo na mas mataas yung kaisipan mo kaysa sa kaisipan ng iba. Hindi tama yun. Pero bakit siya makahulugan? Bakit siya mahalaga? Kasi may kahulugan siya sa atin. Kasi pag sinabi mong hero, linguistically, wala talaga siyang dating. Ang naiisip mo nga pag hero, si Superman, 'di ba? Marvel superheroes 'yan. 'Di ba yung mga DC? Pero yung bayani, ano yun? Ang bigat na termino nun. Kaya nga dapat nga yung libingan ng mga sundalo dyan sa ano, libingan ng mga sundalo, di ba? Tinawag nating libingan ng mga bayani kasi ang bigat ng salitang yun eh. Mga namatay para sa bayan, naglingkod sa bayan. Di ba? Bayani. No? So, yes, bagamat, alam mo yun, bagamat pwede siyang i-ascribe sa isang ordinaryong kabayanihan, ang lalim pa rin yan na termino. At tama ka doon, ang ganda. Salamat kung sino man yung nagsabi noon, kung i-recognize natin na bayani ay nagmula ay may, although ang sabog diyan false cognate eh. Hindi yan ang pinagmula ng salitang bayani. Bagani, wani at ano talaga yan. Pero yung nagkatugma na bayani tapos bayan. Pwedeng hindi naman siguro, pwedeng aksidente pero makikita mo binigyan kahulugan na rin na bayan, bayani, bayanihan. 'Di ba? Ganun din 'yon. 'Di ba? Yung ginagawa ng bayani ay para sa bayan. Di napakaganda nun. Okay. Maraming salamat po, no. Ika nga professor, culture is relative, no. So hindi po natin pwedeng sabihin na mas nakakahigit yung isa dun sa isa, no. Okay. So ito po ay hindi na tanong, professor. Siguro po ay napakadami na naming natutunan, no. Napaka-komprehensibo po ng mga tinalakay niyo po ngayong araw nito, no. Siguro po napakahalaga, marami po tayong nanonood lalo na yung mga kabataan, ng ating mga estudyante. Siguro po professor, last inspiring message na po mula dito, mula sa inyo para sa ating mga manonood ngayong hapong ito. Ayun, salamat no. Sa bibigyan niyo ako ng pagkakataon na magpahuling ano. Sabi, alam niyo si Usec Tonisito, Umali, alam niyo sa kabila ng kanyang pagiging abala, nagawa niyang sumama sa atin kanina at alam niyo marami yung problema ang departamento pero kahit po maraming problema naisagawa pa rin niyang alalahanin yung mga bayani. Alam niyo, napakahalagang gawain itong sinimulan niya sa DepEd na kapag may mga pambansang araw, ay narito tayo. No? By the way, sinabi ni Danilo Lumabas, no, na,
mag-guest pala ako sa kanya bukas ng alas 7. No, sa DepEd Manila yan. At meron siyang show sa FB na ako yung mag-guest. Kasama si Mr. Jonathan Balsamo. Yun, Teodoro Acidillo. Yun, yung kanina. Si Teodoro Acidillo, yung ginanapan ni Fernando Po Jr. Oh, hindi si Asho Salonga. So, yun, si Acidillo yun na parang sakay yun. Oh, anyway, ito po yung aking siguro iiwan na lahang. Napakahirap. Kailangan na kahit hindi ka guro ng AP o ng history, ay kahit papano na ipapasok mo yung mga kabayanihan ng mga bayani natin. Kasi, kailangan makita natin na sa iba't ibang disiplina, pwedeng ituro ang kasaysayan at kabayanihan. At gayon din, sa iba't ibang klase ng profesyon, meron kang makikitang bayani. May makikita kang dakilang tao na nag-ambag. No? Kung hindi man siya bayani, malamang alagad siya ng sining, yung mga national artists natin. No? Hindi mga bayani yan, pero pwede rin natin silang pagpugayan, pwede rin pag-aralan. No? Bakit po? Tandaan natin na ang puso ng ating bayan ay maikukwento natin sa pagkukwento ng mga dakilang tao na lumakad dito. At sabi nga ni Isaac Newton, I can see further because I am standing on the shoulders of giants. Yung mga bayani natin, bagamat aba, bagamat ordinaryo yung iba sa kanila, pero nagambag sila sa bayan, para sa atin, sa puso natin, higante sila . At kung tutungtungan natin yung kanilang pananaw, yung kanilang pag-ibig sa bayan, yung kanilang kasaysayan, hindi ka mawawala sapagkat mas nakakakita ka ng maayos. Yan ang nawawala ang iyong makadayuhang pananaw at nabubuo ang pagmamahal sa bayan. At huwag ismolin ang pagmamahal sa bayan sapagkat sabi nga ni Francisco Balagtas, O pag-ibig, pag pumasok sa puso nino man, hahamakin ng lahat masunod kalaban. Ang taong nagmamahal sa bayan ay gagawa ng paraan para mag-ambag sa bayan. So mga kabayani kong guro, although dapat hindi ko tinatawag na bayani sa sarili natin, pero maraming salamat po sa inyong kabayanihan, mga kaguro ko. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay kayo, ma'am, sir. Mabuhay tayong lahat. Kayo, Professor Xiao. Professor Xiao. Maraming salamat po sa inyong napakalaman na talo kayo. Sir Alex, maraming salamat po. Thank you rin, Ma'am Ami. Thank you po, Professor. Of course, thank you rin po kay Usec Umali. No? Maraming salamat po. Balik po tayo, Sir Alex. Yes, ma'am. So, siguro po, babalik na po tayo sa ating mga MC para sa susunod na bahagi ng ating palatuntunan. Sadyang na malas ang pagpapahalaga sa diwang makabansa sa tulong ng mga tampok na pagtalakay ng ating mga eksperto at ng ating pakipagpanayam sa hapong ito. Yung pakiramdam na ang sarap maging Pilipino, naramdaman mo po ba ito, Ma'am Grace? Damang-dama ko yan, Sir Epi. Ito ang panahon na talagang nahahamon din ang ating pagka-Pilipino dahil sa pinagdadaanan natin ito. Subalit, lagi nating tandaan ang ating mga bayani ang magpapaalala na napagtagumpayan na natin ito noon. Dapat pa ba nating pagdudahan ang kakayahan natin? Correct at malaking check, Ma'am Grace. Tunay na pinag-alab ng hapong ito ang nanginginig yugto sa ating diwang makabansa, bagay na naidulot nitong mga nagdaang sakuna at pandemya. Bago tayo magpatuloy, nasa screen po ang ating link sa evaluation. Para po sa mga nais makakuha ng ating Certificate of Participation, yung link po ay nakapost na po. Pwede nyo pong i-screenshot ito. https://bit.ly/nhd2021eva.
Muli po, inihikayat ang lahat upang makakuha ng sertipiko ng pagdalo ay sumagot po tayo sa ating evaluation link na nakapost na sa ating screen. Yan po, para sa ating certificate of participation, sasagot po tayo ng evaluation link na nasa screen po ninyo ngayon. At habang hinihintay ang mga pagtugon sa ating evaluasyon, ang pagtataya sa ating programa, siyempre, mag-shoutout po muna tayo. Sige po, Ma'am Grace. Mula po sa staff and office ng Usec Umali and external partnership staff. SDO Mandawi. SDO Cebu. San Jose National High School ba? SDO mula sa Surigao del Sur. SRES Central 1, SDO Santa Rosa City. Digo City National High School, Davao del Sur. At syempre, batiin din natin ang Schools Division's Office sa SDO Aklan. SDO Sultan Kudarat. SDO mula po sa Cagayan. Binabati po namin kayo. Maraming salamat po at sa pagdalo po ninyo sa ating programa ngayong syempre, hapong ito. Syempre, mula sa Palawan, Fundasyon. SDO mula po sa Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. SDO Capiz. Muli po, we are requesting the participant po sa ating panel na mag-open po ng ating mga video para po sa ating Zoom, para po sa ating documentation. Inulit po namin, lahat po ng mga kalahok mula po sa ating meeting sa Zoom, kumari po ay magbukas po tayo ng ating video. Tuloy po natin muli ang shoutout, Ma'am Grace. Magat salamat, Manila. Matala, Tala Elementary School, SDO Laguna. At syempre, binabati rin natin yung Abuno Elementary School mula sa Lapu-Lapu City. SDO Bohol. SDO San Juan. Kasama natin sila ngayong hapong ito. Pagudpud South Central Elementary School, SDO Ilocos North. Ready na po tayo para sa okay na po tayo para po sa lahat ng mga kalahok. Para po sa lahat ng kalahok sa ating Zoom, magbukas na po ng video. Bibilang po ako sa loob ng tatlong bilang. Bit-bit ang ating matatamis na ngiti. Siyempre po, marami pong salamat sa lahat ng speaker, sa lahat po ng tech team, lahat po ng bahagi ng technical working group. Tayo po ay magpipicture taking. Ready na? Okay po, sa bilang na tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ang saya naman, Sir Effie. Talaga may naman next page pa po yan. Yes. Tuloy-tuloy pa po. Wala po muna magpapatay ng video. Open lang po natin ang ating mga cam. At tulad ng pagpapaningas ng maalab na pagmamahal para sa ating bayan, naway baunin natin at palakasin ito ang ating rekurso na may tanglaw ng mga bayaning nagsakripisyo. Hindi ito para ipagdiwang lamang tuwing sasapit ang araw na ito, kundi pati na rin sa paparating na henerasyon patungo sa bagong yugto ng ating kasaysayan.